Narito ang mga buwenamanong balita ngayong araw ng Lunes. Isa na namang animal cruelty na nahuli ka. Kuting pinagpapalo at tinusok ng isang senior citizen sa Makati. Department of Education iniutos na asynchronous o distance learning muna ang klase sa lahat ng pampublikong paaralan ngayong araw. Price cap sa bigas, hindi raw kailangan ipatupad ayon sa Department of Agriculture. Pinay kabilang sa mga namatay sa sunog sa United Arab Emirates. At ang all-out performances at pagpapakilig ng Sparkle Stars sa Canada. Magandang umaga mga kapuso! Lunes po ngayong araw, April 8, kapit na. Ikot na ang unang ratsyada ng mga balita. Asynchronous classes o distance learning muna sa lahat ng public school sa bansa ngayong araw ayon sa Department of Education. Gagamitin daw ang araw na ito para makumpleto ng mga estudyante ang kanilang assignments, projects at iba pang requirement. Hindi required ang teaching at non-teaching staff sa mga public school na mag-report sa kani-kanilang eskwelahan. Ayon sa DepEd, nasa desisyon ng private schools kung magpapatupad din ng asynchronous classes o distance learning ngayong araw. Samantala, magpapatupad ng adjusted school schedule ang Caloocan hanggang sa April 12 para sa kinder hanggang senior high school sa mga pampublikong eskwelahan. Ang single shift to morning classes, 6 a.m. hanggang 11:30 a.m. ang face-to-face classes tuwing Lunes at Martes. Asynchronous naman kapag Miyerkules at Huwebes at face-to-face ulit tuwing Biyernes mula 6 a.m. hanggang 9 a.m. Ang afternoon classes naman sa Caloocan, asynchronous tuwing Lunes at Martes. In-person classes tuwing Miyerkules at Huwebes mula 6 a.m. hanggang 11:30 a.m. 9 a.m. hanggang 12 noon naman kasi ang on naman ang klase kada Biyernes. Adjusted din ang schedule ng mga estudyante sa University of Caloocan City hanggang April 14. Shift muna sa online classes ang College of Education, Liberal Arts, Criminology, Business and Accountancy at Graduate School. Face-to-face classes naman ang College of Law, lahat ng on-the-job trainings at in-campus extracurricular activities. Sa Balanga, Bataan, wala ring in-person classes mula daycare hanggang high school sa lahat ng public at private schools doon ngayong araw. Magpapatupad naman ang half-day classes sa kinder hanggang senior high school sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Coronadal City. Pagsapit ng 1 p.m. hanggang 5 p.m., modular distance learning o online classes muna sila. Walang plano ang Department of Agriculture na magpatupad ulit ng price cap sa bigas. Tugon niya ng DA sa ilang humihirit na ibalik ang price ceiling sa bigas ngayong bumilis ang inflation. Nitong Marso, nasa 24.4% ay tinaas ng rise inflation rate o pagmahal ng bigas sa Pilipinas. Pinakamabilis yan sa loob ng 15 taon. Sabi ng DA, hindi kailangan ng price cap dahil bumababa naman daw ang presyo ng bigas. May mabigat din daw na epekto ang pagkapatupad ng price ceiling sa bigas. Matatandaan noong nakaraang taon, nagpatupad ng price ceiling na 41 pesos sa regular milled rice at 45 pesos sa well-milled rice ang pamahalaan. Na ang sumado yung mga retailer, yung mga dealer. Yes, totoo. Naligyan sila ng magkano ba? 15,000 na ayuda. Tapos saglit na saglit lang. Saka saglit na saglit lang din yun. Talaga bang nabigyan lahat? Hindi rin. Marami ekonomista ang nagsasabi na hindi maganda yung epekto pag pinakikilaman mo yung market forces. Mm-hmm. Hindi ba? So wag daw muna, sabi ng DA. Samantala, nakipaghabulan sa mga otoridad ang isa umanong kolorum na van sa Pasay. Kuha sa video ang malapilikulang eksenang yan. Ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation, sinubukan nilang sitahin ang driver ng van, pero umarurot daw ito patungo sa skyway sa Nichols imbes na huminto at sumunod. Naplakahan ng autoridad ang sasakyan. Naglabasan ng show cause order ang Land Transportation Office para sa operator at driver ng van. Hindi mas lumaki problema mo ngayon. Invading authorities pa. Oh. Ang gagawin lang niya yan, papalit-palitan siguro yung plaka. Nako, mas malaking problema na naman yan. Nako po, mas maganda na siguro. Baka, oo. Samantala, voluntaryong sumama ang mga mangingisdang Pinoy sa paglalagay ng payaw o instrumentong pang-akit ng mga isda
sa Recto Bank sa West Philippine Sea. Kasama nila ang Philippine Coast Guard, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magbabantay sa inilagay nilang 10 payaw sa traditional fishing ground na Rosol Reef. Kwento ng mga mangisdang sina Rodel at John, grupo-grupo sila kumangisda sa may Recto Bank sakali raw na makaranas sila ng pangaharas mula sa China Coast Guard at malalaking Chinese Maritime Militia vessels. No, pero pinalibutan pa rin daw sila ng Chinese. Talagang walang ang katigil. Ang ganda nga nung sinabi ng mga nakausap na mangisda ni Mavi, si Mavi yung sumama dyan. Gusto lang naman nila maghanap buhay. Ay, siyempre, mahabang panahon talaga, di ba? Yan ang hanap buhay nila. So, ano ba naman ang hahangarin ng mga yan? Nakikinabang ibang lahi. Sabi nila, ibang lahi. Atin yan eh. Atin yun. Samantala, susunod po namin ihirit. Mas mahina ang water pressure sa piling mga oras dito sa Metro Manila. At anong pwedeng gawin kapag nasa loob ng sasakyan sa gitna ng matinding init ng panahon? Magbabalik pa ang unang hirit. It's not easy to uncover the truth. Madalas may mga nasasaktan eh. So bilang mga mamamahayag, kailangan mo ipaglaban yun. Lalong-lalo na dahil sa nagtitiwala sa atin ng publiko. And we serve the public through this profession. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang pinakamalaking misyon ng GMA Integrated News, dapat tayo yung kaagapay ng mga Pilipino para sa tamang mga balita, napapanahong mga impormasyon at sapat na kalaman na kinakailangan ng ating mga kababayan sa pang-araw-araw nilang buhay. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Yung mas malaking misyon ay yung ipaunawa sa mga nanonood, bakit tumataas yung presyo? Bakit nagkukulang tayo ng supply ng mga pagkain at maging bahagi tayo para sa ang aksyon sa mga problemang ito. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Sobrang cute yung pamangkin mo. Mo rin. Ang talenta talaga. Wow, ayan. Thank you, of course, Cloud 7 ng GMA Sparkle Artist Center. Alright, ito naman mga kapuso. Kakascroll mo eh, napa-invest ka na rin ba online dahil mabilis daw tutubo ang pera mo? Nako, mukha bang easy money yan. Pero easy rin itong maglalaho dahil ikaw pala ay naloko na. Ito nga at iba't ibang money problems at money talks, pag-usapan natin sa Money Fest. There you go. Okay. Ayan yung napakating segment. Totoo, common sight to ngayon, partner, ha? Maraming nahuhook sa investment program pero hindi na rin yan pinapalampas ng mga manluloko. Let's watch this. Nako, may kanya-kanya tayong experiences. Grabe, wala nang magtira sa akin. Paano dumaan na yung pera sa palo? Halina't mag-invest ang inyong pera tutubo ng triple in just 1 week. Sige. Sumali na po kayo. Kaya maraming salamat po sa nag-share ng ating live. Ayan. Kim, totoo ba yun na 1 week lang to triple yung kita ko? Opo, Jessica. Totoong totoo. Ito nga, tignan mo. Maraming nag-invest sa amin. Hindi ba yan, scam? Pero hindi. Ayan. Tignan mo. Yan yung mga nag-invest sa amin. Na yumaman instant. Grabe, di ba? Instant? Uy, parang too good to be true to, ha? Kung ako sa'yo, sumali ka na lang. Malalaman mo. Sige. Hindi ka. Pakitingan na kita. Uy ka. Hello po. Ayan. Ayan, so may bago na agad tayong member. May bago akong recruit. Yes ka! Hello! Kamusta? Ito na. Pinangako namin sa'yo na uno mong day out. Malaking tulong to eh. Pero ano mo, Jessica? Kung gusto mong mas malaki ang kikitain, kailangan mag-inibis ka din ng mas malaki. Isipin mo ha, kung mag-i-invest ka ng 50,000 pesos, in just 1 week, kikita ka ng 150,000. Nakalaki naman yata ng 50,000. Babalik din yan, maniwala ka. Sige. Salamat. Isipin mo, Cheska, in just 1 week, titriple yung kita mo dito. Tiwala. Hindi ko siya nakita maghapon.
Mga kapuso, gising na, bangon na. Narito na ang niready naming daily checklist ngayong araw. Usapang tubig tayo, ramdam na sa ilang lugar sa Metro Manila mas mahinang water pressure. Paraan ito ng Metropolitan Water Works and Sewerage System para hindi masagad ang tubig sa Angat Dam. Napangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila. Tuwing off-peak hours o 10 p.m. hanggang 4 a.m. ang pagbabawas ng water pressure. Ayon sa Manila Water at Maynilad, may nakahanda silang mobile water tank sakaling kailanganin. Ito naman ang water service interruption sa ilang lugar sa NCR at Cavite. Mamaya alas 10 ng gabi, sisimula ng Manila Water ang leak repair sa Dr. Sixto Antonio Avenue. Sa barangay may bunga na magtatagal hanggang alas 4 ng umaga bukas. Magsasagawa naman ng gearbox replacement sa Manila East Road sa Angono, Rizal. Apektado niya ng ilang parte ng Taytay, Angono at Binangonan. Ang Maynila nag-anunsyo rin ng water interruption. Apektado ng water audit ang ilang barangay sa Pasay mamaya alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga bukas. Pansamantala rin mawawala ng tubig sa ilang lugar sa barangay sa Quezon City dahil sa pressure test. Gaya ng barangay San Antonio, Paltok, Siena, Apolonio, Samson at Balingas sa Bahay Toro at Tandang Sora. Apektado naman ang water audit ang ilang barangay sa Bacoor. Mainaasahan pag-ulan ngayong araw sa gitna ng mataas na heat index forecast. Ang weather update mula kay UH Weather Presenter Anjo Pertiera. Anjo, good morning! Good morning, Ms. Susan. Good morning, mga kapuso. Happy Monday po sa ating lahat. Andito po ngayon umaga sa isang school dito sa Novaliches, Quezon City. Sa mga oras na ito, mga kapuso, mapapansin nyo ay pasikat na po ang haring araw. At ngayong panibagong araw ng Lunes ay wala po tayong inaasang sama ng panahon ngayon sa loob ng ating Philippine Air Responsibility. Ayon sa PAGASA, easterlies ang nakakaapekto ngayon sa bansa. Ang easterlies naman po ay nagdadala ng mainit na temperatura dahil sa mainit na hangin na galing sa Pacific Ocean. Pwede pa rin po itong magdulot ng mga parandaliang ulan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng ulan ngayong umaga sa ilang bahagi ng Summer Provinces at Caraga Region. Pagsapit naman ng hapon, mga kapuso, uulanin na ang pampanig ng bansa, particular na po sa Cagayan Valley Region, Cordillera, Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Posible po ang heavy rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o kaya naman ang landslide. At mababa naman po ang tsansa ng ulan ngayong araw dito sa Metro Manila. Sisikat na po ang haring araw bandang 5:47 a.m. at lulubog naman po yan mamayang 6:09 p.m. Ingat po tayo, mga kapuso. Ako po si Anjo Pertiera, ang inyong UH Weather Presenter. Know the weather before you go. Para mark safe lagi, mga kapuso. At narito pa ang dapat paghandaan ng nakaambang mahigit pisong dagdag sigil sa produktong petrolyo. Sa tansya ng kumpanyang Uni Oil, 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos ang inaasahang price hike sa diesel. Ang kada litro naman ng gasolina, 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 30 centavos ang posibleng taas presyo. Holiday advisories tayo sa mga suki po ng Pasig River Ferry Service. Wala silang operasyon bukas, April 9, araw ng kagitingan, at sa Miyerkules, April 10, Eid al-Fitr. Balik regular ang kanilang biyahe sa Huwebes. At abangan sa unang balita. Taiwan! Kuting sa Makati City pinukpok at pinalo hanggang sa mamatay. Pinay, kabilang sa mga namatay sa sunog sa United Arab Emirates. Kaniyang asawang Pinoy, kritikal. Magbabalik po ang unang hiri. Bukod sa pagiging patas, tungkulin ko na rin labanan yung kasinungalingan, propaganda na laganap ngayon. Hindi na sapat yung magbalita lang ng tama eh. Responsibilidad na rin naming hanapin at itama. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Bilang political reporter, constant challenge din sa akin na mag-aral, intindihin ang issue, maipaunawa ito sa mga manonood natin sa paraang makakaapekto sa kanila, sa paraang mahalaga sa kanila. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ay, ayun na nga. Invested kami
sa kwento. Nasa oo, kaya si Kim? Kaya nga, Kim, nasan ka? Uy, pero ginalingan nilang dalawa, ha? Oo, at si Kim, makatotohanan. Oo, oy, Kim, ha? Ay, pero, may career ka dyan. Mga kapuso, characters lang po nila yan, yes, ha? Hindi talaga bang, hindi talaga scammer si Kim. Oo, totoo. Eto na nga, para makaiwas sa mga ganitong klase ng scam at mamamanifest natin ang pag-i-invest ng tama, kasama natin ang financial expert na si Tyrone Charles Solly. Good morning, Sir Good Tyrone. Good morning po. Welcome morning to Unang Hirit. There you go. Sir Tyrone, bakit ba maraming napapaniwala ng mga money-making scam na to? Oo, kasi karamihan sa tao gusto nila yung quick money, you know, yung mabilis ang pera. So that's why kapag nag-offer sa kanila ng mga malalaking returns ng investment, naiengganyo agad sila para pasukin to. Tsaka no, short term lang meron agad balik, di ba? Kahit ako naman, di ba? Maiengganyo ako mag-invest. Yes, naaakit ang marami kasi yung investment, no, doble raw ang pera. Ilang linggo pa lang o kaya ilang buwan, no? Tapos ano bang tubo ng pera ang masasabi natin na too good to be true at yung legit? Okay. Siguro anything above 2% on a monthly return, no, kailangan busisiin natin to. Paano nila pinapatakbo yung negosyo? Paano pinapakita yung pera na ininvest mo? Kaya ba talaga mag-generate ng ganong kataas na return? 2% a month? A month. So, okay, kailangan lang busisiin. Kailangan okay busisiin. Alright, ito para aware po ang mga nanonood, ano ba yung madalas na scam na pwedeng ma-encounter? Or yung regular na pwedeng... Pinaka-common dito yung tinatawag natin na Ponzi scheme, no? Kung saan yung mga scammers na to is nangangalap ng mga investors pangangakuha nila ng malaking return. Mm-hmm. Tapos sa umpisa, para magpatuloy na investment ito is... magbibigay sila ng ibabalik return, ibabalik. Pero pagdating, sa una lang. Sa una lang. Mga isa o dalawa po, no? Oo. Pero pagdating sa mga susunod na, wala nang return. Maglalaho na lang na parang bulay yung mga taong. Especially minsan, di ba, sir, may parang, kunyari, pag, uy, totoo nga, nabalik yung pera mo, yung susunod mo, lalakihan mo na investment, doon na sila mawawala. Ayun, mukhang speaking from experience ang ating partner, totoo, no? Yan, oh, Ponzi scheme, iwasan natin mga kapuso, yan. Tips naman po, Sir Tyrone, halimbawa, may naipon kang kaunti, eh gusto mong palaguin. Paano mo po ito gagawin na nang hindi na isa-scam? Okay. Una, kailangan mong malaman kung ano yung background ng mga taong nagpapatakbo ng negosyo. Pangalawa, kung registered ba sila sa SEC or DTI. Mm-hmm. Tapos pangatlo, paano nila pinapaikot yung pera na yon, no? Oh. And lastly, kailangan bisitahin mo rin yung office nila kung nag-i-exist ba talaga. Baka mamaya sa internet lang yan. Pag binisita mo, hindi pala totoong dun pala yung address nila. Ang daming fake nyo sa internet. Oh, at saka lapitin talaga tayo ng disinformation. Eh, na, yes. Yan yan, fake news, Sir Tyrone. At dapat talaga wag basta-basta magtitiwala, no? It's money that we're talking about. Yes. Other tips pa po para sa mga gustong makaipon naman. Okay. Sa una, kailangan mag-save ka muna ng 6 months, no, of your average monthly expenses para okay sa yung emergency funds. Right. No, I ito yung that gagamitin too, yeah, mo sa mga in times of emergencies, mm-hmm, tulad ng pag nagkasakit ka or nag-loss ka ng job, di ba? Okay. Walang ka ng trabaho. Tapos, after mo makaipon ng emergency funds, then pwede ka na mag-invest, no? Yun nga, yung katulad ng sinabi ko, kailangan busisiin mo yung company na pag-iinvestan mo, paano nila pinapatakbo yung pera. Good morning, UH Barkada! Good morning! Morning! Energy! Energy tayo! Morning! Monday na naman mga kapuso, of course. Sama-sama na naman tayo sa panibagong linggo ng nakaka-good vibes sa kwentuhan at balitaan. Ayan, sa mga nakakamiss sa Unang Hirit kahit weekend lang ang dumaan, we missed you too! Kaya gusto rin namin kayong makita. Wow, gusto natin yes, kayong makita sa TV, ha? Yes, at shout out sa mga maagang gumising at nakatutok pa rin sa Unang Hirit. May pasok man o wala, dahil solid kayo, may sorpresa kami para sa inyo. Solid, solid sa mga viewers natin sa TV, etong sa inyo. Yan, good. Instant cash. Galante. Sa selfie lang kayo habang nanonood sa Unang Hirit, pero antayin nyo ang cash selfie time natin gaya nito. 3, 2, 1. Cash selfie na. Ayan. Ayan. Post nyo lang ang mga selfie nyo sa Unang Hirit Facebook page. Ayan, nanood lang. May cash na, Ivan. Grabe naman yan. Ganun tayo eh. Yeah, yeah, but wait, there's wala more. Lunes na Lunes, hot na hot kaming mamigay ng cash. Basta mahulaan nyo lang ang mystery hot item natin dito sa... Hit the Jackpot! Ano kaya? Kailangan nyo lang hulaan ang mystery hot item natin. Unti-unti marireveal hanggang mamaya. Pag nahulaan nyo yan, naku, may 5,000 pesos kayo. Mm-hmm. O diba, ang daming rason para gumising ng maaga. Hindi pa tapos. Alam naming init na kayo, kaya
itinoldo natin ang pampalamig this morning. Ibibida yan ang mga cool na cool lang ngayong summer. Si Mateo at si Mar Susie. Ano ba meron dyan na pampalamig? Ano ba? Halo-halo? Ang una mga panood ng bagong-bagong inaabangang unang hirit segment na UH Campus Tour! Ang bongga, may live pa concert po sa umaga kasama ang iba't iba mga surpresa. Nako, sa unang hirit lang yan. Iba't iba mga banda at mga paborito niyong mga artista. Dadali po namin sa mga eskwelahan dyan. Kilig moment sa mayan para sa mga estudyante. Syempre, excited na kami. Kaya simulan na natin ating UH Campus Tour. Punta na natin sina Anjo, Anjay, Shuvi, and good morning, guys! Good morning, guys! Wow! Mga campus crush naman agad ang pinadala natin. Good morning, Brother Mateo. Good morning, Susie. At magandang umaga sa inyong mga kapuso. Isang bigat po ang dala ng unang hirit para umaga. Tama, dahil ngayong Lunes, meron na kayong pinakabagong aabangan sa unang hirit. UH Campus Tour! At mga kapuso, dito natin uumpisahan yan sa Best Link College of the Philippines dito sa Nova Leche, Quezon City. Tama. Balita ko nga, meron din sila dito mga photo booth, UH merch, di ba? Pero syempre, hindi lang unang hirit ang magbibigay ng saya ngayong umaga. Dahil din, meron magbibigay ng mga masasayang kantahan. Kaya naman, Shuvi, pakilala mo na sila! What's up, Best Link College of the Philippines! Marinig ko rin ang sigaw! 1, 2, 3! Wow, grabe naman yun! Nako! Ngayong umaga, ang hindi lang naman 25 million streams on Spotify ang batang makasama sa UH Campus Tour! Let us all welcome EJ, Tansy, Jazz, Eunice, and Grace Nash! Samantala, itong grabe naman ang pagsalubong natin sa Monday, Mateo. Super pasabog. Super, super pasabog. At nag-iinit pa lang tayo dyan, Madam Susie, dahil pati nga mga ulam na ibibida natin ngayong umaga, nag-aapoy na. Hindi lang malamig, pero nag-aapoy din. Tingnan mo yan. Hot and cold ngayong umaga. Imagine ninyo yung kaldereta ninyo naglalagablab sa sarap. Masasabi mo ba ang word na naglalagablab? Hirap. Ayan, yan na. Ipapatikim na lang sa atin ni Food Explorer Chef JR. Abangan niyo po yan mamaya. Naglalagablab. At susunod na sa unang balita. Suspect sa pagpatay sa isang babae sa Makati City noong Sabado, natunto ng pulisya sa Caloocan. Depensa niya, ninakawan umano siya ng biktima. At tinutay natin ng water supply sa ilang lugar sa Metro Manila sa gitna ng pagpapatupad ng mas mahinang water pressure. Magbabalik pa ang unang hirit. Sa lahat ng pagkakataon, dapat lagi nating kukunin yung lahat ng panig para makatulong tayo doon sa ating mga manonood na makabuo sila ng mas matalinong opinion. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Hangga't dumadami yung Pilipino sa buong mundo, dapat nandoon yung GMA Integrated News para maabot sa kanila yung mga very important and timely information. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. How's the first day back for everybody? It was great to see everyone. I think we were all happy to be back together. We'll never get lost because we have our parents. Kumusta, Alexandra? Salamat at nakapunta ka rito. Come with me for a tour of the world's biggest IKEA store. Being a PWD kasi in the Philippines is quite difficult. Yan yung engineer niyo. Babae pala. Bakit nga ba tila nabura sa kasaysayan ang sistema ng pagsusulat na ito? Always stay updated with the latest news in the country and around the world through GMA Integrated News, Facebook and YouTube news feeds anytime, anywhere. Dahil wagi ang mayalam.
2024, simulan nating fresh ang bagong taon. As in, yung wala dapat iniisip na problema, ha? Of course, naku, marami sa atin may money problems. Kaya pag-usapan natin yan dito sa pinakabagong Money Fest! Alright, sabay-sabay natin i-manifest na ma-achieve natin ang money goals natin. At para mangyari yan, ang una nating dapat burahin ay ang utang. Nako, problema ng lahat. Yung credit card bill ko naghihintay. Pero may pakulitin tayo. Ako si Gwen. I'm certified fashionista, laging bida, at syempre, ang it girl dito sa opisina. Uy, girl, ang ganda naman ng bago mong bag. Mahal yan, no? Ano ka ba, girl? Siyempre, mahal to kasi original to, no? Ako pa ba? Papahuli sa uso. Bukod sa bagong bag, may bago din akong phone. Ay, grabe. Oh, di ba? Ito yung latest eh. Paano ka naman nakabili niyan? Eh, ang late-late ng nasahod natin. Ay, alam mo, girl, diskarte lang yan. Kinuruan ko muna. Kinulugan ko muna. Inutang ko, pero siyempre, at least may bago akong bag and phone. Yes, I know. Wait lang, girl, ah. Kasi may tumatawag sa bago kong phone. Sure. Hello, sis? Uy, Gwen, ano nang balak mo? Nakatagal na ng palokit ng utang mo, taas-taas na ng interest? Eh, sis, basta magkita na lang tayo later sa mall. Doon na lang tayo mag-usap, okay? Eh, anong balak mo? Kailan mo ko babayaran? Alam mo naman, pinag-iipot mo lang yung pera ko. Basta, later sa mall, magkita na lang tayo. Tapos, doon natin pag-usapan kasi may sale din eh. So, see you na lang. Later, bye-bye. Uy, Gwen! Ako naman, no. Kailangan ko na makabayan. Tumataas na ang interest eh. So, kaya ako pwedeng makautang. Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Ilang paalala mga kapuso, lifted ang number coding ng Metro Manila Development Authority bukas April 9 at sa Miyerkules April 10. Holiday kasi bukas para sa Araw ng Kagitingan at Eid al-Fitr of Feast of Ramadan naman sa April 10. Asynchronous classes o distance learning ang ipatutupad ngayong araw sa lahat ng public schools sa bansa. Ayon sa Department of Education, hindi heat-related ang school adjustment ngayong araw, kundi dahil sa magkasunod na holidays bukas at sa Miyerkules. Pwedeng gamitin ng mga estudyante ang araw na ito para makumpleto ang kanilang assignments, projects at iba pang requirement. Sa private schools, nasa desisyon na raw ng kanilang pamunuan kung magpapatupad din ng asynchronous classes o distance learning ngayong araw. Ilang bahagi ng Magsaysay Boulevard ang isasara para sa drainage construction activities ng Department of Public Works and Highways. Magtatagal yan hanggang August 31. Asahan po pagbagal ang dali ng trapiko sa eastbound at westbound lanes. Isa na naman pong insidente ng animal cruelty. Nahuli kam ang isang senior citizen sa Makati City na ilang beses pinukpok ang isang kuting sa ulo. Sinubukan siyang pigilan ng mga kapitbahay pero hindi siya tumigil. Maya-maya pa, tinusok naman niya ang kuting sa katawan. Paliwanag ng matanda, ginagambala siya ng kuting kaya niya ito nagawa. Ang buong detalye niya ihatid namin maya-maya lamang. Arestado ang isang lalaki sa Quezon City matapos makuhanan ng droga na nagkakahalaga ng halos 7,000 piso. Nabiso ang droga matapos ipagyabang daw mismo ng suspect. May unang balita si James Agustin. Walang kawalang 39 anyos na lalaki ng arestoy ng mga pulis sa Barangay Damayang Lagi, Quezon City. Halos 7,000 pisong halaga ng umano'y shabu ang nakuha mula sa suspect. Itong suspect natin ay nagyayabang at nagbibiro doon sa isang driver ng
tanod ng barangay Damayang Lagi, Quezon City. At hindi niya alintana na itong driver na to ay tumawag na sa istasyon natin dito sa Galas. Aminado naman ng suspect na pinagyayabangan niya ang daladalang item. Nakainom din daw siya noon. Akala ko kasi dati okay lang, biro ka namin, sir. Yun pala, yun, huli na pala ako noon. May nagkukuha na ng pulis sa kanya. Aminado kayo? Nasa inyo nakuha? Sa aminado, sa akin naman nakuha yung kwan sa sir. Todo pagsisisi ang suspect sa pangyayari. Mali palang magyabang, sir. Kasi yun din ang magpapahamak sa'yo, sir. Marap ang suspect sa reklamong paglaba sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Magandang umaga mga kapuso. Maganda po ulit sa mainit at malinisang panahon ngayong araw ng Lunes. Ayon sa PAGASA, posibleng 46 degrees Celsius ang pinamatinding INT index o damang init ngayong araw sa Daet, Camarines Norte. Danger level po yan mga kapuso. Ibig sabihin, mataas ang banta ng heat cramps o heat exhaustion. Posible rin po ang heat stroke. 44 degrees Celsius naman ang posibleng heat index o damang init sa Cotabato City. 43 degrees Celsius naman sa Aparic, Cagayan. 42 degrees Celsius naman sa Tugigalaw, Cagayan. San Jose Occidental, Mindoro. Puerto Princesa City, Palawan. Aborlan sa Palawan. Pili, Camarines Sur at sa Rojas, Capiz. Sa Metro Manila naman po, particular na sa Quezon City at Pasay, posibleng umabot sa 39 degrees Celsius ang heat index ngayong araw. Ayon sa PAGASA, easterlies pa rin o umiiral na weather system ayon sa ating bang Pilipinas. Ingat po mga kapuso, magbaon ng maraming tubig at magbaon po ng payo. Ako po si Anjo Pertiara. Know the weather before you go. Para mag-safe lagi, mga kapuso. Ngayong matindi ang init, ramdam din ito kahit sa loob ng aircon ng sasakyan, mapa-private man yan o public transportation. Kaya may paalala ang mga eksperto kung paano makakaiwas sa peligro sa mga ganitong pagkakataon. May unang balita, si EJ Gomez. Aircon bus ang sinakyan pero nakapayong pa rin sa loob. Kung nakatapat ka sa tinik na araw at wala pang kurtina sa bintana, kahit ang lamig ng aircon, wala raw talagang talab. At ngayong tag-init ang mga road warrior kung maipit sa matinding traffic at sa loob ay masisiksik, talagang masusubok ang pasensya. Nagdadala ng panyo, tsaka pamaypay para maibsan yung init. Paano pa kaya iyong mga nasa manibela? Tinitiis na namin para makadala ng pangkain sa pamilya namin. Kahit manlakas ka ng aircon ko pero tagaktak pa rin yung pawis. Kasi sobrang init. Ayon sa pag-aaral ng University of Florida, pwedeng umakyat sa 37 degrees Celsius o higit pa ang temperatura sa loob ng sasakyan kahit nasa 24 degrees Celsius ang temperatura sa labas. Di hamak na mas mainit dyan ang temperatura sa Pilipinas. So ngayon, ang ginagawa ko, biniventilate ko muna yung aking sasakyan by opening the windows. Mino-open ko rin yung doors. Kaya ngayong tag-init, iba yung pag-iingat ang paya ng Automobile Association of the Philippines. The motorist should first open the doors, open the windows, and ventilate it, bring down the windows, no? So that the hot air will rise and you can exit, it can exit the car. You can also put on the aircon much stronger in terms of the fan. You can also circulate the air to bring in the outside air into the car so that pumasok yung mas malamig na hangin. Pero paalala ng AAP, hinay-hinay din sa pagtodo ng mga aircon ng mga sasakyan dahil ang bigla ang lakas ng lamig ay maaaring magdulot ng shock at makasasama sa kalusugan. Kung masiraan sa daan, agad humanap ng masisilungan. Payo rin ng Health Department, lumabas ng sasakyan at huwag magtagal sa sasakyan para lang sa aircon dahil sa peligro ng carbon monoxide poisoning. Nagrarasyon na ng tubig sa ilang barangay sa Tampakan, South Cotabato dahil sa pagkatuyo ng water sources doon bunsod ng El Nino. Dalawang malalaking truck ang nag-iikot araw-araw sa mga apektadong lugar para magrasyon ng tubig. Natuyo na kasi ang mga ilog, sapa at potable springs na pangunahing pinagkukunan ng tubig ng 12 barangay.
Isang pamilya naman sa bayan ng Santo Niño ang nagkabit ng water sprinkler sa bubong ng kanilang bahay. Malaking tulong daw ito para maibsan ang matinding init. Nanggagaling ang tubig sa isang pressure pump at hose na idinugtong sa mga tubo papunta sa bubong. Handa raw ang may-ari na ituro ito sa mga nais gumaya. Ang pagpapaunlad sa mga kalapit na probinsya ang isa sa mga nakikitang solusyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa matinding traffic sa Metro Manila. Congested ang Metro Manila, kung kaya bahagi talaga ng pagpaplano ay may develop ang mga kalapit probinsya at siyudad. Yan ang mga nakikita natin ngayong mga development. Bukod sa pagdaragdag ng mga oportunidad, may mga ginagawa rin daw ng mga tulay at kalsada papunta sa mga kalapit probinsya gaya ng Bulacan, Pampanga, Cavite at Laguna. Tatagal daw ng ilang taon ang construction kaya humihingi siya ng pasensya mula sa publiko. Kabilang din sa mga solusyon sa traffic na isinusuro ng Pangulo ang work from home scheme sa mga opisina, ang 4-day work schedule at ang pag-adjust ng oras ng pagpasok at pag-uwi para hindi sumabay sa rush hour. Inilatag ni Pastor Apollo Quibuloy ang kanyang mga kondisyon para sumuko kaugnay sa mga kasong kinakaharap niya rito sa Pilipinas. Bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Bigyan ako ng garantiya ng Presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng Secretary of Department of Justice, Boying Remulla. Written po yan, ha? Bigyan ako ng garantiya ng PNP head na si General Marbil, bigyan ako ng garantiya ng NBI head at CIDG. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas. Kung hindi po ninyo magbibigay sa akin in a written form ang mga kondisyones na ito, hindi po nyo makikita ang pagmumukha ko. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. May garantiya. Sa audio recording na inilabas nitong weekend, ipiniliwanag ni Quibuloy na nagtatago siya para protektahan ang kanyang sarili at hindi dahil mayroon siyang kasalanan. Paniwala ng pastor, may sabuatan ng mga gobyerno ng Pilipinas at Amerika para maaresto siya. Patibong lang anya ang mga hearing sa Senado at Kamara para isuko siya sa mga otoridad sa Amerika, kaya hindi siya sumisipot. Muli ni iginiit ni Quibuloy na gawa-gawa lang ang mga akusasyon laban sa kanya. Wanted si Quibuloy sa Amerika para sa patong-patong na kaso kabilang ang sex trafficking, fraud and coercion at bulk cash smuggling. Nitong nakaraang linggo, ipinaaresto na rin siya at limang iba pa ng Davao Regional Trial Court para sa mga kasong child abuse at sexual abuse. Sumuko na ang mga kapwa-akusado ni Quibuloy at nagpiansa. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang tugon ng Malacanang, DOJ, PNP at CIDG sa mga kondisyon ni Quibuloy. Kabilang ang isang Pilipina sa limang namatay sa sunog na sumiklab sa Sharjah Tower sa Dubai. Nagpaabot ng pakikiramay ang konsulado ng Pilipinas sa mga naulila ng Pinay. Minomonitor din daw nila ang lagay ng asawa ng Pilipina na nasa intensive care unit naman dahil din sa sunog. 10 iba pang Pilipino ang sugatan at tinutulungan na rin ng embahada. Ayon sa pulisya sa Dubai, suffocation ay kinamatay ng 5 biktima. Mahigit 40 naman ang sugatan. Tampok sa New York Book Fair sa Amerika, ang isang libro na ang cover ay mula sa balat ng isang tao. Ayon sa bookseller, isang medical student noong 1682 ang nanood ng play na Le Baron sa Paris at nag-uwi ng kopya ng mga pahina nito. Kinalauna nalaman ng medical student na ang bangkay na aktres ng nasabing play ay nasa kanyang autopsy table. Kaya para ma-preserve ang alaala ng aktres, naisip ng medical student na gamitin ang bahagi ng kanyang balat bilang cover ng mga kopya ng mga pahina ng play. Binibenta ito sa halagang $45,000, katumbas ng 2.5 million pesos. Nagtulungan ang Commission on Elections sa GMA Integrated News sa pagsasagawa ng special voter registration sa GMA Network Center nitong weekend. Kabilang sa mga lumahok sa Register Anywhere Project ng COMELEC, ang mga bagong botante, mga nagpapa-reactivate
mga nagpapalipat ng rehistro at may mga kailangang baguhin sa kanilang registration data. Ayon sa ilang empleyado ng GMA, wala pang 10 minuto ay tapos na ang buong proseso. Bukod sa GMA Network, ginagawa rin ang Register Anywhere Project ng COMELEC sa iba pang mga opisina, pati sa ilang mall, eskwelahan at simbahan. Layunin itong padaliin at mailapit sa mga botante ang pagpaparehistro. Ayon sa COMELEC, nasa 1.7 million na botante na ang gumamit ng Register Anywhere mula February 12. Nagsimula na po ang NCAA Season 99 Volleyball Tournament. Present ang 10 NCAA schools sa opening ceremony. Sa men's division, unang nagtatapat ang EAC Generals at CSB Blazers. Panalo rin yan ang Generals 3-2. 3-0 naman ang Perpetual Altas laban sa JRU Heavy Bombers. Sa women's division naman, panalo ang defending champs na CSB Lady Blazers kontra EAC Lady Generals. Ang final score, 3-0. Tinalo rin ang Perpetual Lady Altas ang JRU Lady Bombers sa kaparehong score. Nasa opening ceremony kahapon sa Senior Vice President at Head ng GMA Integrated News, Regional TV at Synergy, Oliver Victor Amoroso. Kasama po ang ilang opisyal ng NCAA. Mapapanood ang volleyball tournament tuwing Sunday, Tuesday, Wednesday, Friday at Saturday. Live yan po sa GTV at sa social media pages ng NCAA Philippines at GMA Sports. We're going to witness here the return to the court, the return to action of our men's volleyball, women's volleyball, and also our junior teams with the volleyball fiesta. So times four ang excitement ngayon. Susunod, magkasintahang pulis at sundalo arestado dahil sa pagbebenta umano ng armas sa Pigkawayan, Cotabato. Bibitiw para laging una ka sa balita. Well, as a segment host for GMA Integrated News, kailangan maging updated ako sa mga latest happenings. Kahit sabihin mo na showbiz yan, we still make sure that our news is accurate and factual. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Mission naming patuloy na maghatid ng tama at patas na balita na may pagmamalasakit sa kapwa. Itaguyod ang demokrasya at magbigay ng boses sa masa. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Naku, pamilyar talaga yung may utang na yan. Oo, eh. Alam mo, kaibigan natin yan. Oo, pero nakapagpapilik mata siya. Oo nga, may papilik. Well, kanina, ayan, for sure, maraming nakaka-relate sa usapang utang. Totoo. At ngayon, 2024 nga, i-manifest natin ang pag-ahon sa utang. Ang tanong, paano? Yun na nga, ang pinakamalaking tanong. Makinig at matuto ngayong umaga. Makakasama natin ang isang financial coach at content creator na si Yanny Moya. Good morning, Yanny. Good morning! Wait, ano lang, additional info lang. We were college orgmates Yanny, that's I just remembered her small just now. Yeah, first things first, Yanny, ano ba dapat ang consider kapag nangungutang ang isang tao? Meron pa go consider? Oo, dapat meron, di ba? All right, unang-una dapat i-identify natin good utang ba ito or bad utang? Paano diba? How do you determine? So, ano ba yung intention kung bakit tayo nangungutang? Bakit kailangan natin ng extra money? Okay. Okay? Kung good utang yan, ibig sabihin, either it goes to your investments. Let's say, property, no? Nangutang ka, nag-mortgage ka. So, technically, need. Yung mga necessities, essentials. No? O kaya naman, pang-tuition. Okay. No? Na eventually, alam natin na pwedeng mag-gain ng extra income doon sa mga anak natin. Maganda yung pupunta. Maganda intention. Yan ang good utang. Ngayon, kapag ka bad utang naman, no, ito yung mga splurges. Parang napanood natin kanina. Si Jenny Zelo. Pero kasi di ba minsan hindi maiiwasang mangutang, lalo na kung kailangan talaga. Ano po ba dapat gawin para unti-unting mabayaran yung mga utang? Yan. No? Meron tayong tinatawag na snowball method. No? I ever did that. Yeah. Snowball method, basically, ililista natin kung ano yung
mga utang natin, konti-konti, babayaran natin yun. So, ililista natin from the smallest amount all the way to the biggest. So, you mean smallest muna ang kailangan mong settle? Oo, ngayon, kailangan mong isettle yung mga minimum dues per utang. Kailangan pero at the same time, uunahin mo yung pinakamaliit. Okay, hindi dapat, di ba may minsan, uunahin mo important or urgent, walang ganun. Wala. Dito. Kailangan sa maliit, tapos yung due. Oo, okay. Kasi bakit? No? It now creates that mentality na, uy, possible pala, kaya ko palang magbayad ng utang. Afford ko pala, kaya ko pala siyang bayaran. Now, once you pay off yung una mong utang, yung pinakamaliit, parang napuprove mo sa sarili mo na, uy, makakaahon ako sa utang. Tama, ayun. Kasi so, nakakapag-close ka ng account. Correct. No? Minsan kasi, di ba, parang iniisip natin, ang dami kong utang, nagpapatong-patong, hindi nauubos. Kasi nandun tayo, tinatry nating ubusin agad yung pinakamalaki. Which is mahirap. Ayun niya. Yes. So we have to adapt sa mga iba't ibang pamamaraan kung paano bayaran, which is snowball. Snowball mindset ba, mga kapuso? Well, Yanni, ano pa po yung ibang paraan para mabayaran ang mga utang? Aside from the snowball, what else can you share to our kapuso? Very important that we increase our income. Kung pwede tayong magdagdag ng oras sa pagtatrabaho, ng side hustle, ng small business, kung pwede mong idagdag, let's say, papasok ka sa office, ikaw ang magpo-provide ng pagkain, di ba? Magdagdag ka ba ng pagkakakitaan para mabayaran agad yung mga utang. The reason why nang utang naman tayo, dahil syempre, maliit ang sweldo sa Pilipinas, di ba? Minsan kinakapos talaga, minsan kinakailangan talaga natin ng additional na cash available. Gawan talaga ng paraan. Gawan ng paraan, di ba? Pero para mabayaran natin yun, kailangan minsan magdagdag din tayo ng pagkakakitaan. Okay, so yung kailangan committed ka, ng utang ka, kailangan committed ka rin magbayad. Tama. Well, Yanni, may paraan ba para ma-i-allot ang buwan ng sahod sa mga pambayad utang at daily expenses? Ayun, meron talaga, no? Dapat willing tayo na bayaran yung on time. Dapat! Dapat talaga on time. Ang bigat nung dapat, oo, no? Oo nga eh. May loaded eh. Dapat on time kasi pag na-delayed ka pa sa payment mo, meron pa yung mga additional expenses. Totoo. Mag-i-incur pa yan ng interest. Interest. Magagalit pa sa yung pinag-aotangan mo. So, ang daming balik sa'yo. Kasi walang isang salita. Nako. Hindi ka na makakaulit. I-text mo yung pangalan niyan mamaya. Diba? Bad payer ka. Hindi ka na makakaulit. Nako. Ayan, si Ninang Shaira. Dapat maayos kayo magbayad dyan. Nako. Maayos-ayos kayo, ha? Well, thank you, Yanni. We learned a lot of takeaways today. At kami mismo, personally, we have our experiences. Kaya kailangan namin ma-apply to. Tama. Nako, ayan. Thank you again, Miss Yanni. Abangan ang iba pa nating pag-uusapan. Anything money dito sa Money Fest! Alright, Igan? Interesting topics and insightful conversations with one of the country's veteran and most award-winning journalists, Howie Severino. The Howie Severino Podcast was hailed as one of Spotify's best new podcasts and has consistently been one of the top Philippine podcasts since its launch. The Howie Severino Podcast. New episodes streams every Thursday. Mabilis ang balita tayo dito sa Metro Manila. Patay ang isang lalaki matapos magulungan ng SUV sa Yuseco Street sa Tondo, Maynila. Sa CCTV, makikita ang pumuwesto ang lalaki sa harap ng nakaparadang SUV. Maya-maya, may sumakay na babae sa SUV at pinaandar ito. Nagulungan ng biktima na nakilalang isang pedicab driver at nangangalakal sa lugar. Isinakay ang biktima sa tricycle para dalhin sa ospital, pero dahil hindi raw sumunod ang SUV driver, natakot ang tricycle driver na siya ang mapagbintangan, kaya ibinalik niya ang lalaki sa Yuseco Street. Pinaghahanap na ng pulisya ang driver ng SUV. Nagkasunog sa isang residential area sa Barangay Santo Niño sa Parañaque City kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog pasado alas 7 at naapula makalipas ang isang oras. Dalawa ang sugatan, hindi patukoy ang sanhi na apoy at kung ilang bahay ang natupok. Kinakambarilin ng isang lalaki ang isang kagawad sa barangay 232 sa Tondo, Maynila. Dalawang beses kinalabit ng lalaki ang baril. Buti na lang hindi ito pumutok. Bagong insidente, pinaghinalaan na ang lalaki dahil sa kanyang kilos. May hinahanap daw siya sa barangay hall. Nang makitang may nakaumbok sa bewang ng lalaki, sinubukan siyang kapkapan ng mga taga-barangay pero nakatakbo siya. Maya-maya bumalik siya sa lugar at doon na niya nakita ang kagawad at sinubukan niyang barilin. Hinahanap na ng otoridad ang suspect.
Balita naman sa ilang probinsya, nahulikam ang karambolan ng tatlong motorsiklo sa isang kalsada sa Dasmariñas, Cavite. Sa kuha ng CCTV, tumigil ang puting motorsiklo para bigyang daan ng isang pedestrian. Hindi nakapreno agad ang kasunod itong violet na motorsiklo kaya sumalpok ito sa puting motorsiklo at parehong natumba. Damay rin sa aksidente ang isang asul na motorsiklo. Wala namang nasaktan sa mga sakay ng tatlong motorsiklo. Nagtalo-talo sila sa gitna ng kalsada at kalaunan ay nagkaayos din sa tulong ng isang traffic enforcer. Dead on the spot ay isang lalaki matapos pagbabarilin sa Zamboanguita, Negros Oriental. Duguan ang biktima nakahandusay sa gitna ng public market sa bayan. Base sa investigasyon ng pulisya, ang gunman ay nakasakay sa isang itim na motorsiklo. Inaalam pa ang kaniyang pagkakakilanlan at ang motibo sa krimen. Walang pahayag ang anak ng biktima na kaniyang kasama nang siya'y barilin. Arestado sa entrapment operation ng magkasintahang pulis at sundalo dahil sa pagbebenta umano ng armas sa Pingkawayan, Cotabato. Kinilala mga suspect na sina Corporal Jaafar Sabturaon na bahagi ng Philippine Army 7th Infantry Division at Patrolwoman Irish Emoy na nakadestino sa Police Regional Office 12. Nasabat sa kanila ang dalawang baril, tatlong magazine at ilang bala. Mayroon din ang 119,000 pesos na boodle money, mga government ID, dalawang motorsiklo at isang cellphone. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Wala pang anunsyong Philippine Army at PNP kung sisibakin sa pwesto sina Sabturaon at Emoy. Walang pahayag ang mga suspect. Nagtagisan ng galing ang mga bangkero sa mga karera sa ilang probinsya. Sa Tagbilaran, Bohol, sa gabi ginawa ang Dragon Boat Race na Glow in the Dark para sa Saulog Festival. Litaw ang mga kulay ng mga bangka sa gitna ng dagat. Nilahukan nito ng 11 barangay. Sa Pagsanhan, Laguna naman, muli sinagawa ang taon ng karera ng mga bangka para sa Bangkero Festival. Trophy at cash money ang premyo. Pagkatapos ng karera, nagkaroon panang larong tug of war kasama ang mga bata, magi ang mga bangkero. Showbiz chika tayo ngayong Monday morning. Successful ang Calgary leg ng Sparkle Goes to Canada. All out ang performances ng Sparkle Love Team na nasina Julie Ann San Jose at Waver Cruz, Ruru Madrid at Bianca Umali, at Barbie Fortesa at David Licauco. Hindi rin nagpahuli si Bubay sa pagpapasaya ng ating mga fans. May pre-show games din mula sa sponsors sa nakabilang ang GMA Pinoy TV. G rin sa pagpapasaya ang ilang front acts mula sa Filipino community sa Calgary. Sulit naman dahil happy ang mga kapuso natin doon. Dumalo rin sa show si Consul General Zaldi Patron. Susunod na sa unang balita. Ang depensa ng senior citizen kung bakit niya pinukpok ang isang kuting sa Makati City. Beachgoers sa Sydney, Australia hinampas ng makapal na seafoam. At alamin natin ang presyo ng bigas sa ilang palengke. Huwag bibitiw para laging una ka sa balita. Nagiging boses kami ng mga walang tinig o yung pilit tinatanggalan ng tinig. Yung sa bawat story ang ginagawa namin ay naibibigay namin yung kanilang boses na dapat malaman ng publiko at ng mga kinauukulan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang GMA Integrated News, hindi tayo lilihis sa ating misyon. Walang maiiwan sa tama, tumpak na pagbabalita. Mas binibigyan natin ng diin yung ating pagpapahayag ng mas may puso at detalye. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Pero eto mga kapuso na ko, for sure inaabangan nyo to ang usaping pera na naman. Tayo sa Manifest! Ito, siguradong makaka-relate kayo sa topic natin today. Panoorin po natin to.
Ang ating pagod, dapat daw tumbasan ng reward. Kaya tuwing payday po o basta may dumating na pera, kung ano-ano ang naiisip natin deserve na bilhin o gawin. Yes, pero minsan, kaka-deserve natin, tayo lang din ang namroblema dahil magugulat ka na lang, wala ka ng pera. Hanggang saan nga ba suktulan ng deserve natin? Ayan, deserve. Iba't iba mga money talks at money problems, pag-uusapan po natin sa Manifest! Daba! Manifest! Kayo na mag-judge kung deserve ba o sadyang gastador ang mapapanood nyo. Parati natin ito. Ding, ding, ding! Good job! Deserve natin ito. Ito naman. Uy! Paano naman yung baon mo? Hirap sa'yo kapag sumweldo ka. Ayaw mo na ng lutong bahay. Okay na yan. Hindi naman lagi. Oh, pera! Ang binaman ang bagong reloski na. Sandali! Hindi mo na yung kailangan. Oops! Check out na! Sandali! Naku, 100 pesos lang pag nag-commute ka. Di ba pagod ka? Kumuha mo na yan! 600 pesos? Ikitain mo rin naman yan. Ang mahalaga, eh makapagpahinga ka habang pauwi. Kaya na, una! Hey. Bagay. Tutusin, mura pa itong 600 kasi di pa rush. Hipo ko na. Yes! Happy Friday na naman! Ko. Naku. Naataabot budget ko dito. Deserve ko mag-relax kaya. Sa ibang araw na lang ako magtitipid. Hindi naman ako mabot sa budget. Teka, huwag mo sisihin yung sweldo mo. Ang sisihin mo yung pagiging gastador mo. Hindi mo kasi pinigilan. Mahina ka din. Are COVID-19 vaccines safe? What is climate change? Because information is crucial, we're giving you all the facts that you need. Anong mga lugar sa Pilipinas ang COVID-free? Introducing Me Too, a weekly explainer series from GMA News and Public Affairs. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Watch Me to Know, available on GMA News Facebook page and our YouTube channel. How's the first day back for everybody? It was great to see everyone. I think we were all happy to be back together. We will never get lost because we have our parents. Kumusta, Alexandra? Salamat at nakapunta ka rito. Come with me for a tour of the world's biggest IKEA store. Being a PWD kasi in the Philippines is quite difficult. Ah, yun yung engineer nyo. Babae pala. Bakit nga ba tila nabura sa kasaysayan ang sistema ng pagsusulat na ito? Always stay updated with the latest news in the country and around the world through GMA Integrated News, Facebook and YouTube news feeds anytime, anywhere. Dahil wagi ang may alam. May gusto ka bang pag-usapan? May nais ka bang malaman? Kailangan mo ba ng kausap? At some point, life has to go on. O kahit kachismisan. Once you lose your respect for a person, yung love never mo na siya mababalik. If you measure 3.67 inches or less, then that's a micropenis. Do you really have to go through all these rules before you focus on yourself? Kapuso, kahit ano pa yan, i-share mo lang. Kasama si Dr. Ana Tuazon. Nasaan ka man, nandito kami. Makikinig at makikipagkwentuhan. Email us at sharekulang@gmanews.tv. Dahil sa buhay, lamang ang may karamay. #sharekulang. Nagiging bosses kami ng mga walang tinig o yung pilit tinatanggalan ng tinig. Yung sa bawat story ang ginagawa namin ay naibibigay namin yung kanilang bosses na dapat malaman ng publiko at ng mga kinauukulan.
GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang GMA Integrated News, hindi tayo lilihi sa ating misyon. Walang maiiwan sa tama, tumpak na pagbabalita. Mas binibigyan natin ng diin yung ating pagpapahayag ng mas may puso at detalye. GMA Integrated News, ang news authority ng... Good morning po! Good morning! Shoutout po sa mga nanonood sa kanikanilang TV para sa inyo ito. Pwede kayong mag-uwi ng mainit-init na instant 5,000 pesos dito sa... Hit the jackpot! Today, fresh for isang beses. Wag. Ito, nako. Gwapong-gwapo. Sariwang-sariwa ang ating firefighter ngayon. Huwag na natin patagalin pa, Mateo. Hit the jackpot na! Hit the jackpot na po, Tita Susan Enriquez. Ito na po. Mas malakas ba yan? Aba? Mas mausok, ha? Ano kaya ang hot item natin ngayon? Ito po, itong clue po natin ngayon umaga. Lumilipad to. Ha? Lumilipad po ito. Ay, parang alam ko na agad. Alam mo na ba, Tita? Ah, 5,000 pesos po ang pwedeng mapasa inyo kapag nakahula po kayo ng tama dito. Abangan po ang Hit the Jackpot mamaya. Ayan! Nako, Hit the Jackpot! Zuzi! Yung mananalo niyan, may 5K, may pang ano long weekend, instant weekend bukas at saka Wednesday. Anyway, ito, uy, may apoy. Mateo, help! Nasa na yung fire extinguisher! Help! Ayan! Wala na naman! Naubos na sa Hit the Jackpot! All right, ayan din. Nandito. Ayan, para ready. May lamang pa yan. Kasi malaki, di ba? Huwag kayo magkalimutan, every year kailangan refill itong mga ano to, mga fire extinguisher na to. That's right, good reminder yan, yes. Ngayon ito po, hindi natin kailangan ng apulahin. Alam mo yung apulahin, yung parang i-extinguish ang fire. Hindi kailangan. Improving po ang Tagalog natin. Apulahin. Dahil sa sarap ng Pinoy ulam na ito, talaga napakatindi ito. Totoo, mga favorito natin Pinoy ulam, naglalagablab sa sarap. Yan yung next subject. Naglalagablab. Naglalagablab. Ayan sa atin po yan ni Chef JR na laging on fire. Nako, Chef, ipatikin mo na sa amin yan. Good morning. Good morning, Chef. Naglalagablab. A blessed morning, Ma'am Susie. A blessed morning, Brother Mateo and Ma'am Susan. Talagang sariwang-sariwa yung firefighter nyo dyan. Sing sariwa at sing init. Noong mga Pinoy ulam nga, ma'am, na sinabi nyo, na talaga namang sing init ng panahon at naglalagablab. In fact, yung food adventure natin this morning is dito sa Quezon City, kung saan nandito tayo sa isa sa mga branch. Itong restaurant na to talaga namang nagpapaapoy ng mga Pinoy favorites. At para bigyan tayo ng mga tip, tsaka yung magandang kwento kung paano naging successful tong business na to, makakasama natin this morning yung barkada natin, si Sir Mico. Sir, a blessed morning. Magandang mainit na umaga sa'yo, Chef. Yan, napakainit talaga. Ang dami nating mga Pinoy favorites na in-elevate ninyo dito sa inyong bagong konsepto. Anong naging motivation ninyo para gawing sizzling or naglalagablab yung inyong sineserve? Actually, Chef, paborito ng pamilya ko kumain ng Pilipino. Of course. Diba? And halos lahat sa Pinoy, pamilyang Pinoy, paborito kumain ng Pilipino food. So, ginawa namin, nilagay namin siya sa sizzling para ma-serve siya ng mainit. Kasi yun yung gusto ng mga Pinoy, Chef. Nga, yung mainit nga, nila, yes. Na pagkain na ihaharap sa mesa. So, naisipan namin yung sizzling na Pilipino food. Aside from the yung flavor nila, ang ganda rin kasi visual, di ba? Yeah. Para may presentation. Saka nag-twist kami ng steak talaga. Kasi gusto ng mga Pinoy na steak, nauuso ngayon. Yes. So ayun yung ginawa namin, Chef. Pero sabi natin mga Pinoy favorites. Yes. Isa sa mga bestsellers ninyo is yung sizzling caldereta. Yes, Chef. Paano natin ginagawa yung sauce? Ituturo sa atin ni Sir Mico. Ituturo namin kung paano gawin yung 1221 sauce. Meron tayong flour na meron ng timpla. Mix, yes. And yung caldereta sauce na mix na rin mismo ang buwan ito, no? Yes, gumagawa. Chef. So, yung una nating nilagay is basically yung thickening agent natin. Yes, Chef. Siyempre, alam naman natin, pag kaldereta, gusto natin yan, malapot yan, may body. Yes, Chef. Yan. Tapos, basically, mga gantong putahe, kaldereta, ano-ano pa yung mga Pinoy favorites sinigang, yung sinaserve natin? Meron tayong sinigang steaks na sizzling, Chef. And meron sinigang na yes, sizzling, ha? Yeah. At meron din tayong barbecue na liempo na sizzling, Chef. So marami talaga. Marami. Yan mga classic yan. Kahit Luzon, yes, Visayas, Mindanao, talagang hindi pwedeng hindi yes, kumakain yan. Ano? And basically, yung sa caldereta sauce naman natin, yes, syempre sir, may cooking time yan. Normally, gaano po katagal ito aabutin? Normally, 10 to 15 minutes, okay na yan, Chef.
10 to 15 minutes. So basically, pakukuluan lang natin hanggang mag-thicken. Hanggang lumapot siya. Okay. Hanggang makuha natin consistency na gusto natin para dun sa sizzling caldereta natin. Exactly. So medyo season lang natin ng konting salt. Salt. And pepper. And pepper. Alright. Yes, so, iwan na natin kay Sir Yan. Yes, Chef. Tuloy tayo dun sa cooking station natin. Yes, so, Chef. Once na isang component natin is yung sauce na buo na natin. Yes, Chef. Dito what? Naman tayo sa pinaka, kumbaga, assembly na. Yes, ng Chef. Putahin natin. So, we have here yung ating vegetable component. Yeah. Alright. Anong gagawin natin dyan, Sir? Sauce. Yung ginoril natin na porterhouse. Okay. Yung nagamit natin is porterhouse. And, eto, Sir. Yes. Okay. Ano yan, Sir? Ilalagay na natin lahat yan? Yes, Chef. Ilalagay na natin dito. So, gawa lang tayo ng ganyan. Mainit na yung pan natin. Yan. And then, of course. Ito, Chef. Ilalagay mo dito, assemble. Ilalagay na natin? Chef. Ito, Chef. So, yan yung caldereta sauce natin, Sir Nico. Tapos, basically, yung ganito natin na serving, magkano ang presyo nito? 239. Yeah. May kasama ng rice yun, Sir? Yes, may kasama ng rice. Nice. And unlimited na rin yun. Oh, talaga? Meron tayong unlimited for only 45 pesos. Alright. So, yan, oh. Ito na yung one. Ito na yung exciting part, ano? Yes, Chef. And talagang nag-aapo yung mga sineserve natin. From kitchen, nakikita nila na open tayo kitchen, yeah. Yung table. So, ito na yung isa-serve na natin sa mga guests natin. Yes, Chef. Okay. Again, isa lang ito dun sa mga sineserve nilang talaga naman naglalagablab sa sarap. Yes, Chef. Mga Pinoy favorite. And yun nga sabi natin, 6 na yung branches nito, yes, no? Yes, Chef. Magwawalo na siya. Meron pa kami nito. Yes. Grabe. And, yan. Alright. Ang ganda ng presentation. Yung gantong, tsaka yung ingay pa lang no? Matatakam ka na talaga Yes, Chef. Yan. At isa-serve sa'yo yan, sa table mo, na kumukulo talaga sa init. Talaga? Yes. Eh, no, makikita nyo yung nagbabubble-bubbles yung kwan, yung sauce niya, alam mong mainit na isa-serve sa'yo yung pagkain. And of course, syempre, kailangan kung masarap ba ito or ano, kailangan natin matikman yan. Oo, may, syempre mga kapuso, mainit to. Since akin naman to, bahala dito. Ayan! Mainit na mainit. Sing init ng panahon natin. Yes, sing sarap syempre ng mga Pinoy classics natin. Pati ako pinagpapawisan na sa sobrang init, Chef. Tsaka sarap. Ito na, nakakatakam. Yung mga gantong food adventures, tuloy-tuloy yan dito sa inyong pambansang morning show. Kung saan, laging una ka, unang hirit! Mas malaking mission ngayon yung maabot mo yung mga bagong audience para maiiwas mo sila sa disinformation. Kasi kailangan kung nasan yung nagpapalaganap ng disinformation, kailangan nandun din tayo para tapatan sila. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Hindi lang tayo dapat nagbabalita, dapat may puso, tapos dapat meron yung aksyon. Kailangan sinisiguro natin na managot yung mga dapat managot. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. How's the first day back for everybody? It was great to see everyone. I think we were all happy to be back together. We'll never get lost because we have our parents. Kumusta, Alexandra? Salamat at nakapunta ka rito. Come with me for a tour of the world's biggest IKEA store. Being a PWD kasi in the Philippines is quite difficult. Ah, yun yung engineer niyo. Babae pala. Bakit nga ba tila nabura sa kasaysayan ang sistema ng pagsusulat na ito? Always stay updated with the latest news in the country and around the world through GMA Integrated News, Facebook and YouTube news feeds anytime, anywhere. Dahil wagi ang mayalam. Napakalungkot siguro ng buhay ng bata. Kita nyo, pag bagong sweldo, ubos biyaya, pero pag tapos na, ubos na ang pera, ending, walang ipon, di ba? Oo, hindi tayo yan. Ha? Ang sarap kasi i-treat ang sarili pag marami kang hawak na pera. Kailan nga ba okay lang i-treat ang sarili natin? Or at kailan dapat isa-stop
na para magkaipon tayo, no? Mm-hmm. Pag-uusapan po natin kasama, of course, a registered financial planner na si Antoinette Aquino. Magandang umaga, Antoinette. Good morning, Antoinette! Huwag ka daw mahiya. Bilhin lahat, gawin lahat, pero may hangganan ba yung deserve natin, Antoinette? Yung problem ng mga mindset ng mga Pilipino ngayon is that akala nila it's either one or the other. Yeah. Do you live or do you save? Is it that? Hindi. Dalawa lang yung choices mo. Oh, so, in reality, you can do both. You have to find the perfect balance between planning for tomorrow and then living for today. Mm-hmm. So one way to go about that is kailangan may separate account na pang wants. Let's say may mga luho ka ba? Pagkain, travel. For me personally, I've reached a certain stage in my life that my priorities are very different. My wife, kumbaga, my family. When I have my payday, there's a certain amount that goes to savings, all these things. And we really have to prioritize where our cash flow will go to. And investments is very important also. Yeah, halimbawa, payday na, Antoinette. Kung ano nung reward ang naisip mo, paano pipigilan yung impulsive buying gaya ng pag-add to cart at want to sawa na food trip? Paano ba yung ganun? Payday, and then may mga deserve ka. Right, right. So, para lang siyang love life. Ooh, kaloy! Diba pag toxic yung tao, dapat iniiwasan mo, dapat hindi mo na kinakontakt, but we have that impulse. If we know ourselves na impulsive buyer tayo, we have to avoid those temptations. Pero Antoinette, may practical ways ba para mag-ipon habang hindi rin naman dinedeprive yung sarili? Yung problema, kasi akala natin na pag nagsasave tayo, we are depriving ourselves. Mm-hmm. When in reality, when you are saving, you are setting aside for your future self. Mm-hmm. What your future self will eventually use. Mm-hmm. Very, very important point, Antoinette, which we want to explore. Itong vision board. Paano ba gumawa niyan? Ano bang dapat ilagay natin dyan? Kung paano natin isa-save? Can we go over there sa ating board? Yeah, we have a sample here. May vision board ba dyan? My God. Ito, pin-repair natin. This is what we call yung financial vision board natin. Ako, believer ako sa law of attraction or pagmamanifest or manifest. Oh, manifest! Ayan. Kailangan ma-identify natin yung mga goals natin. Family, health. So for you, Mateo. Family, of course. Good health. Yes. Quality travel. Of food, travel. So you have to visualize it. Find pictures na would pictures help you to be motivated na mapuntahan yan or like ma-achieve yan. Yes, it needs to be written down or spoken out loud. Okay. Mm-hmm. So pag vision board, kailangan makikita mo siya everyday. Sa house mo or sa work laptop tsaka iPad ko. So every time napapagod ako sa work or nai-stress, I'm reminded of why I do what I do. Ikaw ba? Yes. Anong nasa wallpaper? Actually, good morning, UH Mark. Good morning! Ayan ang energy hinahanap ko kanina. Ayan, shout out sa mga kanina pa nakabukas ng TV at nakatutok sa unang hirit. Kanina po, naglabas tayo ng cash selfie frame kung saan pwede kayo mag-selfie habang nanonood ng unang hirit. Ang katumbas yan, instant cash. At may mga nakapag-selfie na watching from Santo Tomas, Pampanga at nakapag-selfie na si Jo Salvia. Nako, good morning! Ayun tayong tatlo. Dara, Jo! Maya pabak! Maya pabak! Santo Tomas, Pampanga. Oh, ito, good morning din kay Christine Bilwag. Nakaka-good vibes daw talaga kapag nanonood ng unang hirit. Nanonood siya from Oriental Mindoro. Wow! Hello. Good morning! Ayan. Good morning! Nakaka-good vibes din po. Nakasama namin kayo araw-araw. Kaya meron kayong 1,000 pesos instant cash. Grabe! Let's go! Thank you so much, Grace! Nood na ko! Sobrang saya ng mga bisipis! Masaya ba kayo? Yeah! Nako! Oo, tama! Gising! Gising ang lahat dahil isang fun na Monday! Ang hapid namin sa inyo para sa ating first ever! UH Campus Tour! Natin ay dito sa Best Link College of the Philippines sa Novaliches, Quezon City. Tama ka dyan! Mag-iyay kayo ulit! Recipients! Grabe yung energy nito, mga kakapuso! Grabe yung energy nila, Anjo! Hindi ko kaya, pero bago yan, makano tayo ng mga tao dito kasi parang ang dami. Shubi, makakamusta tayo ngayon ng mga recipients. Kung kamusta nga ba ang kanya na naging experience, mag-aanap tayo. Ito. Wait lang! Patayin lang energy! 3, 2, 1, go! Oh, tama na! Anong pangalan mo? Magandang umaga? Magandang buhay! Energy pa, prophesize! Kamusta naman ang experience mo dito sa first ever UH Campus Tour?
Dapat kasi yung talaga sa ulang hirit, bagan. Tsaka shout out! Hoy lang, Shumi! Shumi, may nakausap ka na ba dyan? Excuse me lang! Okay, pakitaan ko lang kayo kasi medyo bigatin tong estudyante ko. Hindi nagpapatalo! Pero bago yan, kumustahin muna kita. Anong oras ka na gumising para sa UH Campus Tour? Alas 3! Kumusta naman ang experience mo? Showdown! At Shumi, ito na nagbabalik mga kapuso ang Grace North! Let's go! Ang dami na nga rin mga props dito eh. Kamusta na kayo dyan? Nag-enjoy ba kayo sa mga props? Nakasuot na! Oh, dahil dyan, tatry natin yan. Siyempre ako rin, kukuha ako. Siyempre, pirate ako eh. Ayan na, ayan na, hulog! Isa pa, isa pa. Ayan na. Ayan, ayan. Thank you so much. Ito ha, palagay na lang. Oh, ito, may mga pictures na nga rin sila ng mga naka-upload dito. Ayan, napakita niyo yung mga photos nyo. Oh, ganda, di ba? Oh, ang dami nyo rin props na suot, ha? Ito ha, ito ha. Tapos meron pa rin sila doon. Ayan, oh, may mga posing pa sila. At ito, bukod pa sa photo booth natin, meron pa nga tayong UH merch. Ayan, meron nga rin dito mga t-shirt. Meron ditong mga foldable fan at meron din mga tumblers. At ito ha, simpleng-simple lang kung paano ka mananalo dahil kailangan mo lang i-press yung ruleta nila. Ito, makikita nyo yung mga tumblers, yung mga t-shirt, oh, tapos yung foldable fan. Parang gusto ko ng tumbler, no? Saktong-sakto sa init natin ngayon. Pero dahil dyan, try muna natin, oh. Game, try mo na, kuya. Pipindutin mo lang yan, yung ruleta natin. Tapos kung anong makukuha mo, yun ang iuuwi mo. Oh, t-shirt! Nakakuha ng t-shirt! Congratulations! Ayan, oh. Oh, may t-shirt ka na ng unang hirit. Oh, ito naman. Maki-party na tayo. Maki-party na tayo doon kila Anjo. Anjo, kamusta naman kayo dyan? Sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga storya na may puso, storya na talagang sasalamin sa buhay ng mga kababayan natin, para sa akin, yun yung mas malawak na paglilingkod sa bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang mas malaking misyon ng GMA Integrated News ay yung makapaghatid ng balita ng totoo at makabuluhan. Hindi ito trabaho lang eh, kundi tungkulin. Tungkulin sa tao at sa bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Usaping legal tungkol sa iba't ibang maiinit na issue, ang tanong tungkol sa batas, sasagutin ng ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Attorney, take it away. Happy Valentine's! Kapag nagmamahalan, karaniwang dalawa lang ang kailangan. Pero paano kung may sabit na? Kabit o number two? Sana dalawa ang puso ko, hindi na sana. Well, here's all you need to know. Ask Attorney Gabby. Hashtag Ask Attorney. Attorney, ayon sa batas, sino ba talaga ang maituturing na kabit? Kahit ba textmates o chatsmates lang, pwede nang tawaging kabit? Well, I'm not sure kung lahat ay sasang-ayon, pero kung ako ang tatanungin ninyo, pag sinabing kabit, ito ay yung mga taong nakikipagrelasyon, nakikiapid, nakikipagtalik sa isang taong hindi nila legal na asawa. Hindi rin ito gender-specific dahil sa akin, ang kabit o tinatawag na kulasisi o ang number two o ano man ang itawag sa taksil na ito ay maaaring babae o lalaki. Pero dahil nga ang definition nito para sa akin ay may element na pakikiapid o pakikipagtalik, kung textmates o chatmates lamang kayo, hindi ito pasok sa definition natin ng kabit. But of course, para sa iba, hindi daw pakikiapid o pagtatalik ang test ng infidelity. Kapag ma-fall in love daw at magmahal sa taong hindi mo asawa, ay patagtataksil na. Pero wala akong alam na batas na pinarurusan ang falling in love with someone else. Yung sexual infidelity lamang ang pinarurusahan ng ating batas.
Hashtag Ask Attorney Gabby, paano naman kung napagbintangan lang akong kabit? Nakasama lang sa picture tapos ipinakalat, nakabit daw ako? Ano pong habol ko? Well, kung hindi naman totoo at ito ay pinagkalat lamang na ibang tao, ito ay maaaring isang form ng paninirampuri na maaaring maging kasong kriminal. Kung spoken, as in sa harap ng ibang tao, sasabihin mo ay, naku, si Sansu, kabit ni Gani. Ganyan. Lalo na kung ikaw isang kagalang-galang na miyembro ng komunidad, ito ay maaaring kaso ng oral defamation o slander. Kung ito naman ay nakasulat o i-announce sa Facebook o sa anumang form ng social media, ito naman ay maaaring isang form ng libel na palagi nating pinag-uusapan dito sa ating segment. Hashtag Attorney Gabby, may nakukulong ba talaga nakabit? Anong parusa ba sa mga kabit na yan? Well, depende kung ikaw ay babae o lalaki. Medyo madaya talaga ang mga batas natin tungkol sa pagpaparusa sa mga asawang nangangaliwa. So unfair. Pero ganito yan sa ilalim ng ating revised penal code. Kung ang babaeng asawa ay mangangaliwa, ang tawag sa krimen nito ay adultery at ito ay pakikipagtalik sa isang lalaki na hindi niya asawa. Maaaring makasuhan ang kanyang kaluguyo na lalaki kung alam ng lalaki na may asawa pala itong babae na to. Para sa adultery, ang babaeng nangaliwa at ang kanyang kabit na lalaki ay maaaring makulong ng hanggang 6 taon. Ngunit kung ang lalaki na kapagtalik sa isang babae na hindi niya asawa ay hindi naman actually guilty ng krimen at all, at least not automatically. Ang counterpart krimen para sa mga married men ay tinatawag na concubinage at ibang standards para dito, hindi simpleng pakikipagtalik lamang sa babaeng hindi niya asawa. Kailangan ay nakikisama or living together as husband and wife to the general public or hindi naman dapat ay nakikipagtalik sa conjugal dwelling nila ni Mrs. or nakikipagtalik under scandalous circumstances. So, kung very discreet ang lalaki at patago na binabahay ang kanyang kabit o ang kanyang mistress at binibisita lamang from time to time, wala siyang krimen na nagagawa sa ilalim ng batas natin. Pero assuming na meron ngang concubinage, ang lalaki na guilty of concubinage ay paparusahan ng kulong na 6 na buwan at 1 araw hanggang 4 taon at 2 buwan. Less than a woman guilty of adultery. Pero ang kabit ng lalaki ay hindi makukulong. Ang parusa lamang sa kanya ay destiero na kung saan pagbabawalan lamang ang kabit na to na pumunta sa mga lugar na nakasaad sa court order na hindi hihigit sa 250 kilometers at hindi kukulang sa 25 kilometers. Pwedeng Cavite, pwedeng Baguio. So hindi naman ito kulong. Actually, para sa protection lamang ito ng kabit at baka daw awayin ng mga relatives ng asawa ni lalaki. So, sa mga nagmamahal dyan, wala dapat number one, kundi only one. So, basta't usaping batas, bigyan nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask Attorney Gabby. Narito na mga binabantayan nating balita ngayong araw ng Lunes. Epekto ng pagbabawas ng water pressure sa ilang negosyo at nasa Mandaluyong si Bam Alegre. Presyo ng bigas ay ibabalita ni Nico Wahe na nasa Blumentritt Market sa Maynila. At sunog sa Novaliches, Quezon City mula naman kay James Agustin. Ilatag na natin ang mga unang balita ngayong umaga. Suspect sa pagpatay sa isang babae sa Makati City nitong Sabado, natuntun sa Caloocan. Lalaki sa Caramoran, Catanduanes, pinagtataga ng sarili niyang pinsan. Ilang negosyo at residente ng Metro Manila, apektado ng mas mahinang water pressure. Anak ni four-time NBA champion LeBron James, sasabak sa 2024 NBA Draft. At South Korean boy groups na B2B at Icon, nagpasaya ng fellow fans sa kanilang FanCon. Unang balita!
Apektado ang ilang negosyo ngayong binawasan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System ang water pressure sa Metro Manila sa mga piling oras. Live mula sa Mandaluyong, may unang balita, si Bam Alegre. Bam! Diba, magandang umaga. Kailangan magtipig ng tubig, ayon yan, sa MWSS dahil meron pa rin tayong El Nino at meron ding banta ng climate change. Kaya daw huwag daw magtaka kung humina raw yung pressure ng tubig na lumalabas sa inyong mga gripo, lalo na kapag madaling araw. Dito sa Mandaluyong, pamorningan ng car wash shop na pinagtatrabahuan ni JR Ortega. Pero pansin niya, humihina ang bugan ng kanyang water hose tuwing madaling araw. Nararamdaman po namin na humihina rin po yung supply po ng tubig. Yun po yung inoobserba namin pagkada gabi. Pagka ganun po, minsan kinakailangan po namin mag-monitor ng supply ng tubig. Tapos pagka kakaposin, titingnan namin, kino-coordinate namin sa amo namin na pagka kulang na ng tubig, mag-iipon na ho kami talaga ng tubig para maging continuous lang po yung operation po namin dito. Kung tulad ni JR, napapansin ninyo humihina ang tubig sa gripo kapag madaling araw. Inaprubahan kasi ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang pagpapahina ng pressure sa water supply pag off-peak hours mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Kailangan daw kasi bantayan ang supply ng tubig mula ang gandam dahil mas mababa na sa average ang water level nito. Mas maigi na raw na hinaan ng water pressure kaysa tuluyang mag-critical level ang Angat Dam ayon sa MWSS. Dahil sa paghina ng tubig sa magdamag, apektado rin ang karinderya ni Joanna Agoy na 24 oras bukas. Minsan kasi mahina talaga yung tulo ng tubig dyan. O, lalo na pag hindi pa kami tapos magloto, ganun, nahihirapan sila dyan. Minsan ngayon yung ginagamit namin yung mineral na lang Kasi nagkukulang talaga ng supply yan. Ang katabing karinderya ni Rosita Saldivar na abala rin. Madaling araw daw kasi ang schedule niya ng paghuhugas ng mga pinaglutuan at iba pang kasangkapan. Biglang humina yung gripo ng yung tubig sa gripo. Ginawa ko, hininto ko kasi dami ko hugasan . Pero mamaya, naman na siya. Lumakas na yung tubig niya. Evan, nasa 212 meters above sea level yung normal water range ng Angat Dam at 160 meters yung critical level. Yun yung sinisikap natin na naiwasan. At kailangan daw natin na ingatan talaga itong Angat Dam dahil 90% ng water supply ng buong Metro Manila ang nagmumula rito. Ito ang unang balita mula rito sa Mandaluyong, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Inaasahang bababa ang singil sa kuryente ngayong Abril ayon sa Meralco dahil daw yan sa pagbaba ng power generation at transmission charges. Isinasapinal pa raw na Meralco ang eksaktong singil sa kuryente. Nitong Marso, tumaas ng 2 pesos at 29 centavos ang kada kilowatt hour ng kuryente. Bumaba ang presyo ng bigas sa Blumentritt Market sa Maynila. Kung magkano ang ibinaba, alamin sa unang balita live ni Nico Wahid. Nico? Susan, magandang umaga. 2 piso hanggang 3 piso ang ibinaba ng presyo ng bigas ngayon. Ramdam daw ang epekto niya ng mga nagbebenta at ng mga mamimili. Kumpara noong nakaraang 2 linggo, mas mababa raw ngayon ang presyo ng bigas dito sa Blumentritt Market sa Maynila. 2 piso hanggang 3 piso ang ibinaba ng kada kilo. Sa tindahan ni Aling Gloria, 57 pesos ngayon ang dating 60 pesos na bachelor rice. 62 pesos naman ang presyo ng dating 64 pesos na wagwag rice. Pareho yung ginagamit ng mga may karinderya. Siyempre, may epekto raw yan sa kita ng mga nagbebenta ng bigas na gaya niya. Maganda po, siyempre, mas mabili po. Sa amin po nagtitinda, maganda rin dahil mabilis ang bentahan po. Ganyan din ang presyuan sa tindahan ni Aling Elvira. Nasa 58 pesos naman ang tinda niya ng bachelor. 44 pesos naman ang pinakamababa niyang tinda. May nasa 51 pesos din na ayon sa kanya ay maganda ng klase. Pero ayon kay Aling Elvira, hindi pa rin niya ramdam ang ginhawa sa ganitong presyo. Alos ganun din. Natutuwa naman yung ibang customer na kahit paano bumaba. Ang mga namimili gaya ni Richelda, sinasamantala ang ganitong presyo. Bumili siya ng 15 kilo para sa kanyang karinderya. Dahil medyo mababa ang presyo, binabaan na rin daw niya ang benta niya ng kanin. Po, dati 15 yung isang cup. Pag isang kalahati po, 20 lang.
Sa kabila ng pagbaba ng presyo ng bigas na nanatiling mataas at mabilis ang inflation nito, ngayong March 2024, 24.4% ng inflation rate sa bigas. Pinakamabilis yan sa loob ng 15 taon. Magpapatuloy daw yan hanggang July ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa kabila ng inflation, hindi inirerekomenda ng Department of Agriculture na magkaroon ng isa pa muling price cap sa bigas. Wala kaming plano na magkaroon ng price cap or SRP kasi medyo may mga mabigat din na epekto yan pagdating ng panahon. Yung presyo ng bigas, bumababa. From 52 last month, ngayon nasa 50.49. Yung inflation kasi, comparison nung, kunwari, yung March 2024, comparison niya ng 2023 March. Susan, baka marami ang nagtatanong kung nasaan na yung pangakong 20 pesos na bigas ni Pangulong Bongbong Marcos. Nananatili raw yan na aspiration and goal ng Department of Agriculture. At kung mararanasan pa ba natin, yan ang sinusubukan daw palagi ng DA. Live mula rito sa Blumentritt sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Panibagong insidente ng animal cruelty. Isang kuting ang pinaghahampas at tinusok ng isang senior citizen sa Makati City. Paliwanag na matanda, pineperwisyo raw kasi siya ng kuting. Ayunang balita si Nico Wahe. Pasado alas 10 kagabi nang makuhanan ng video ng mga residente ang senior citizen na ito sa Barangay Olympia, Makati City. Ang matanda, paulit-ulit na pinukpok sa ulo ang isang kuting. Tay, wag! Hindi tumigil ang matanda kahit pa sinisita na ng kanyang mga kapitbahay. Matapos pukpukin, pumasok sa kanyang bahay ang matanda. Saka lumabas ulit at may dala ng panusok. Tinusok nito ang pusa sa katawan. Tuluyang namatay ang kuting. Nilagay niya ito sa tila isang basket saka itinapon. Nagpunta sa barangay ang ilan sa kanyang mga kapitbahay para i-blatter ang pangyayari. Akala namin kung ano po yung hinahanap niya doon sa may damuhan. Yes. Tapos nung ano, parang ginagano na umiyak na yung pusang kuting ba yung kuting, umiyak na po. Kaya dali-dali kong kinuha yung cellphone, binidyoan ko. Gusto ko pong puti kunin yung kuting, baka ako naman yung paluin niya. Tatlong kamera na po ang nakatutok sa kanya, hindi pa rin po siya tumitigil. Tsaka inalawan po siya ng asawa ko nung motor para makuha yung attention niya. Ayaw pa rin niyang tumigil po. Sabi pa ng kanyang kapitbahay, may iba pang inireklamo laban sa senior citizen. Kahit sinong driver po na makalampas lang po sa bahay niya po, ng kahit inch lang po, binubuhusan niya po. Marami na pong naka-experience po nun. Kasama ang barangay, pinuntahan namin ang bahay ng nakunan sa video na pumalo sa kuting. Humarap naman siya sa amin at nagpakilala siyang si Ismael Godoy. Depensa niya, pineperwisyo raw siya ng kuting. Hindi, alam ko nga ako, pero hindi ko ako talaga ayaw talaga umalis eh. Anong gagawin mo? Hindi talaga pwedeng umalo dito kung walang, anong gagawin mo? Hindi aalis yung pusa na yun eh. Talagang hindi talaga ano eh. Walang ano yun sa pusa na yun. Hindi po yung konsensya na pinatay na sa... Ako, talaga, konsensya ako. Ayaw ko talaga pumapatay ng hayop. Pero anong magagawa mo? Titira dito sa pamamahay mo. Wala naman akong ginagawang masama eh. Pinuntahan din namin ang pinagtapunan sa pusa. Kinuha ito ng barangay at ililibing na lang daw ng maayos. Sana itinawag na lang sa amin para humingi ng asista. Nasa ganun, kami naman ang mag-assist sa kanya para nasa ganun. Kunin namin ang pusa, mayadala sa tamang lagayan yung pusa. Desidido naman ang mga kapitbahay ni Godoy na sampahan siya ng reklamo. Handa raw harapin niya ni Godoy. Ito ang unang balita, Nico Wahe, para sa GMA Integrated News. Natrap ang ilang alagang aso sa sunog sa Novaliches, Quezon City kanina. Sugatan naman ang ilang residente. Yan ang unang balita live ni James Agustin. James! Susan, walong sugatan habang dalawang alagang aso nga ang patay sa sunog na nangyari dito po yan sa Barangay Gulod sa Novaliches, Quezon City. Pasado alas 4 ng umaga kanina nang sumiklab ang sunog sa isang bahay na may patahian. Mabilis na kumalat ang apoy. Itinaas ang unang alarma.
nasa 12 fire truck ang rumisponde. Nakalabas naman ang mga residenteng tumutuloy sa bahay pero 6 sa kanilang nagtamo ng mga lapno sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sugatan din ang isang alagang aso habang 2 aso ang natrap at nasawi sa sunog. Isang fire volunteer din ang nagtamo ng sugat sa kamay. Iniimsigahan pa ng Bureau of Fire Protection ng sanhi ng apoy na nagsimula raw sa harapang bahagi ng bahay. Walang nailigtas ang mag-anak at apektado maging ang kanilang kabuhayan. Sobrang hirap, siyempre. Miski yung trabaho namin, may mga gawa kami dyan, mga tela, wala. Walang naisalba sa lakas ng apoy. Paglabas namin, ang lakas ng apoy eh. Hindi na kaya ng tubig eh. Ang gusto lang namin, ang liit lang. Paano kayo nakalabas? Pinilit lang namin, sinira lang namin yung pinturi ni sa may exit kasi kami rito sa may labahan, sa may dulo. Doon lang kami lumabas. Samantala, Susan, alas 5:29 ng umaga nang tuluyang maapula yung sunog at nandito pa yung mga arson investigators ng BFP Quezon City, nagpapatuloy yung sinasagwa nilang investigasyon. Yan ang unang balita mula rito sa Novaliches, Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kahit delikado, ipinagpapatuloy pa rin ng ilang kababayan natin ang pangingisda sa Recto Bank sa West Philippine Sea. Sumama rin sila sa paglagay ng pang-akit ng mga isda o yung tinatawag na payaw. May unang balita si Mav Gonzalez. 15 taon nang mangingisda si Rodel. Siya at ang iba pang kapwa mangingisda mula sa bayan ng Quezon, Palawan, halos 2 araw ang binubunong paglalayag papuntang Recto Bank kahit patsyambahan kung kikita sila. Pangingisda ang kinabubuhay ng marami dito sa Quezon, Palawan. Pero dahil limitado na raw ang supply ng isda dito sa malapit, marami sa kanila ang napipilitan na lumayo sa mas masagana pero mas delikado na karagatan. Doon lang po kami kikita ng pira eh. Kung mayroon naman sa malapit, hindi na kami pupunta sa malayo. Ang problema, wala na rin dito sa malapit. Kapalit ng saganang huli ang pangharas ng China Coast Guard at malalaking Chinese Maritime Militia Vessels. Kaya grupo raw sila kung pumunta roon sakaling magkadisgrasya. Ikot-ikutan kami, nirorombo kami, mabilis yung takbo nila, tapos bigla lang din hihinto. Hinayaan na lang namin. Hindi mo alam yung gagawin nila eh. Kung tatakutin ka lang ba o tutuluyan ka? Paano kung tuluyan ka? Kasama siya kamakailan sa mga mangingisdang voluntaryong naglagay ng payaw sa Recto Bank sa West Philippine Sea, kasama ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang PCG at BFAR babantayan ang 10 payaw na nilagay nila sa Rosol Reef sa Recto Bank. Rosol Reef has been a traditional fishing ground for the Filipinos. So that's the reason kung bakit we strategically identified Rosol Reef as a priority for our FUD laying operation. Sa tagal ng panahong pumapalaot si Rodel, nito lang daw niya napansin ang pagdami ng mga barko ng China sa Recto Bank. Pag gumidikit sa amin, iwas na lang. Lumalayo kami sa kanila. Total, meron din namang nag-assist na BFAR doon. Doon kami lumalapit. Habang nagigiraan ang mga barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, ang maliliit na mangingisdang gaya ni Rodel at Janjan, simple lang ang hiling. Ang dasal lang namin ay walang mangyaring ano sa amin, makarami ng huli. Kaya lang maganda para mayroong pang ano sa pamilya. Gusto lang namin na maayos yung presyo ng isda. Ma-proteksyonan natin yung sa atin. Ibang bansa naman yung umaani ng yaman natin. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Nagsagawa ng maritime cooperative activity sa West Philippine Sea ang Pilipinas, Amerika, Japan at Australia. Ang China naman nagdaos din ng sariling military combat patrol sa South China Sea. Narito ang aking unang balita. Umarangkada ang maritime cooperative activity ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa West Philippine Sea para pagtibay ng regional international cooperation ng apat na bansa. Naglayag ang BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz ng Pilipinas, USS Mobile na littoral combat ship ng Amerika, HMAS Waramanga na tribal class destroyer ng Australia at JS Akebono na destroyer ng Japan Maritime Self-Defense Force. Nang matanong kung pagpapakita ng puwersa laban sa China Maritime Cooperative Activity, sabi ng Department of National Defense, "We're just practicing what is allowed under international law
as I said, it's a show of unity. Mm-hmm. If they consider it a show of force, that is up to them. Eh? Mm-hmm. But what we're doing is something that's practiced by all civilized nations in the world. Ang China, tinapatan nito ng kanilang sariling military combat patrol sa South China Sea. Hindi nagbigay na iba pang detalye ang People's Liberation Army ng China, pero pasaray nila. Under control ang lahat ng military activity na anilay nakakagulo sa South China Sea. We already expect that they will malign through propaganda what we are doing in the MCA. Walang disputed area dyan. Sapagkat yan ay ating EED. It has already been ruled in 2016 by the Arbitral Tribunal na ang 9-9 ng China ay walang visa dyan. So ato nyan, it is not in dispute, it has been settled. Sabi naman ni Senador Francis Tolentino, hindi inuudyok ang China sa pagsasagawa ng maritime cooperative activity ng apat na bansa. Sa halip, layo nitong ipaintindi sa China na ang pagkakaroon ng kapayapaan at stability sa rehiyon ay makabubuti rin para sa kanilang interes. Arestado sa Caloocan ang suspect sa pagpatay sa isang babae sa Makati City nitong weekend. Aminado ang suspect na nagawa niya ang krimen dahil kinuha raw ng biktima ang kanyang cellphone. May unang balita si Nico Wahe. Ikaw ay inaresto namin dahil ikaw yung tapos ka na patay doon sa mangyari sa Makati. Ano? Hindi na nakapalagpang lalaking ito nang pusasan siya ng mga pulis. Siya ang suspect sa pagpatay sa 27-anyos na babae sa Makati City noong Sabado, April 6. Natagpuan ang babae sa loob ng tinutuloyang barak sa pinagtatrabahoang radiator shop ng suspect. May nakapalupot ng wire ng telepono at may saksak sa leeg ang biktima. Ayon sa Makati City Police, noong Sabado rin mismo natunton at naaresto ang suspect sa Caloocan. Nagkantak po tayo ng surveillance doon. Doon natin na tagpuan na nandun itong suspect na nagtatago. So from there, hinihintay natin kasi nagtago siya sa looban. Nung lumabas po siya at kumain sa isang karinderya, dyan po natin inaresto. Kwento niya, nag-inuman pa sila ng biktima bago nangyari ang krimen. Sa kwarto niya rin daw natulog ang biktima. Nang magising daw sila, namalayan daw niyang nawawala ng kanyang cellphone na nakacharge. Tingin ko doon sa mga gilid-gilid niya, nandun pala sa ilalim ng kama niya yung cellphone ko. Yung charger ko, nandun sa bag niya. Dito na raw sila nagsimulang magkainitan. Sinisingil daw kasi siya ng biktima ng 7,000 pesos bilang kabayaran sa nangyari umano sa kanila. Wala akong mapira mabigay sa kanya. Yung cellphone ko, pinilit kinuha sa akin yung cellphone ko na hindi ko namin bibigay kasi kailangan ko rin sa trabaho namin. Tinadyak niya ako. Hindi ko kasi binigay yung cellphone ko, tinadyak niya ako. Pagtadyak na sa akin, natumba ko doon sa may liguan ko. Doon sa baba, milim yung paningin ko, may kutsilyo doon, doon ko sinaksak pagkakaon ko doon sa taas. Tapos tinali ko yung leg niya. Ayon sa suspect, hindi sila magkasintahan ng biktima. Nagsisisi raw siya sa nagawang krimen. Kasalukuyan siya nakapiit sa Makati Police Headquarters. Ito unang balita, Nico Wahe, para sa GMA Integrated News. Magandang umaga mga kapuso, maganda pa rin po tayo sa matinding init at alinsangan ngayong araw ng Lunes. Ayon sa PAGASA, posibleng umakyat sa 46 degrees Celsius ang pinakamatinding heat index o dumang init ngayong araw sa Daet Camarines Norte. Danger level po yan mga kapuso, ibig sabihin mataas ang banta ng heat cramps o heat exhaustion at posible rin po ang heat stroke. 44 degrees Celsius naman ang posibleng heat index o dumang init sa Cotabato City. 43 degrees Celsius naman sa Apari, Cagayan. 42 degrees Celsius naman po sa Tuguegrao, Cagayan, kasama dyan ang San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa City at Aborlan sa Palawan, Pili, Camarines Sur at sa Rojas, Capiz. Sa Metro Manila naman po, particular na po sa Quezon City at Pasay, posibleng umabot sa 39 degrees Celsius ang heat index ngayong araw. Sa nakalipas na 24 oras, bumaba muli ang tubig sa maraming dam dito sa Luzon. Yan po yung Angat, Ipo, La Mesa, Ambuklao, Binga, San Roque at Pantabangan, ayon po yan sa PAGASA. Tumaas naman ang water level sa Magat at Caliraya Reservoir. Inaasahan pa rin ang posibleng pagbaba ng tubig sa maraming reservoir sa Luzon dahil po yan sa mataas na init at sa mababang tsansa ng ulan ngayong araw. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Easterly sa umiiral na weather system ngayon sa bansa, ayon po yan sa PAGASA.
Ingat po tayo mga kapuso. Iwasan po natin magbabad sa initan at lagi po tayong uminom ng maraming tubig. Ako po si Anzo Pertiera. Know the weather before you go. Para mag safe lagi, mga kapuso. Nag-declare na sa 2024 NBA Draft ang anak ni four-time NBA champion LeBron James na si Bronny. Matapos lang sa isang taon sa university sa South California, handa na raw siya pumasok sa National Basketball Association, ang Professional Basketball League ng Amerika. Kasabay niya pumasok din si Bronny sa NCAA Transfer Portal para possible siya makalipat ng college team sakaling hindi madraft. Noong July 2023, nag-collapse dahil sa sakit sa puso si Bronny habang nasa training. Nakabalik siya sa hard court noong December. May average po siya ng 4.8 points sa loob ng 24 games. Sa Cuba naman po, isang dating Cuban soccer player ang sumubok na makuha ang world record sa pinakamatagal na pagjuggle ng soccer ball. Tumagal po siya ng 12 hours and 6 minutes sa pagjuggle ng bola si Eric Hernandez. Hinihintay pa ang pagkilala nito sa Guinness World Records. Nasa 12 hours ang kasalukuyang world record. Gusto raw ni Hernandez na magsilbi itong motivation sa kabataan at may pakitang kahalagang determinasyon. Kasalukuyan ding hawak ni Hernandez ang world record sa may pinakamaraming pagtama sa bola gamit ang ulo sa loob ng 30 seconds. Binalot ng mga kapal na seafoam o bula ang dalampasigan ng Sydney, Australia. Matinding baha naman na ang naranasan sa Russia dahil sa pagkasira ng dam doon at pagtaas ng level ng tubig sa ilog. Papasada na ang UB Express overseas. Matinding baha ang naranasan sa ilang lugar sa Orsk, Russia. Dulot ito ng pag-apaw ng ikatlong pinakamahabang ilog sa Europe. Ayon sa regional government, nailikas na ang libo-libong residente pati na mga alagang hayop na apektado ng pagbaha. Pinag-utos na rin ng kanilang presidente ang paglikas ng mga residente matapos sumabog ang isang dam doon. Nagbukas ng investigasyon ng federal investigators dahil ayon sa mga otoridad, nasira ang dam dahil sa poor maintenance. Patuloy ang relief operations at pagbibigay ng mga ayuda. Gayon din ang vaccination kontra sa mga sakit na maaaring makuha sa baha. Critical pa rin ang sitwasyon sa lugar at inaasahan tataas pa ang level ng tubig sa mga susunod na araw. Malalakas na alon naman ang humampas sa ilang baybayin sa England, United Kingdom dahil yan sa pagpasok ng bagyong Kathleen sa bansa. Kanselado na rin ng ilang flights dahil sa lakas na ulan. Libo-libong residente rin ang nawalan ng kuryente. Ang bagyong Kathleen ang ikalabing isang bagyong pumasok sa UK sa nakalipas na 8 buwan. Mga kapal na alon ng seafoam o bula ang nanggaling naman sa dagat sa Sydney, Australia. Ayon sa mga eksperto, nabubuo ang seafoam mula sa mga material tulad ng asin, iba't ibang uri ng kemikal at mga patay na organismo. Ito ang unang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Balita sa ilang probinsya, natagpo ang patay ng isang lalaki sa isang ilog sa Sultan Kudarat. Dalawang magkahiwalay na inuman naman sa probinsya ng Catanduanes ang nauwi sa pananaksak. Narito ang unang balita. Sugatan ng isang lalaki matapos tagain ang kanyang pinsan sa Karamoran, Catanduanes. Base sa investigasyon, nagiinuman ang biktima at ang sospek kasama ang kanilang mga kaibigan hanggang sa nagkaroon daw ng pagtatalo ang dalawa na humantong sa pananaga. Hawak na ng pulisya ang sospek. Sinaksak naman ng isang lalaki ang kanyang kapatid sa Gigmoto, Catanduanes. Sa pag-iimbestiga ng pulisya, nakikipag-inuman sa kanyang bahay ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan. Bigla na lang umanong pumasok doon ang kapatid niya at sinaksak siya. Napagalaman na away sa lupa ang motibo sa krimen. Arestado ang sospek. Patay na ng matagpuan ng isang lalaki sa Ala River sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat. May tama siya ng baril at saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Narecover naman ang isang kutsilyo malapit sa lugar kung saan natagpuan ang biktima. Nawawala ang cellphone at motorsiklo ng biktima. Inaalam pa ng pulisya kung pagnanakaw o personal na galit ang motibo sa krimen. Ito ang unang balita. Nico Wahe para sa GMA Integrated News.
Dinagsaan ng kanika nilang Pinoy fans ang FanCon ng Born to Beat o BTOB at ang concert ng Icon. Silipin yan sa unang chika ni Aubrey Carampel. Puno ng good vibes and good memories ang Our Dream 2024 BTOB FanCon sa MOA Arena. Kabilang sa pinerform ng K-pop group ang The Song. Higher. At Missing You. Masaya raw ang BTOB members na sina Minhyuk, Yeonshik, Eunkwang, Jungsub at Peniel na muling makapag-perform as a group sa mga fellow Melody after 7 years. Hindi naman nakasama ang member na si Sungjae na mayroon daw important appointment. Bukod sa performances, kumasa rin sa 99-second relay game ang BTOB. Ang fans masayang nakising along sa K-pop idols. Bit-bit ang kanilang light sticks. Ang Our Dream FanCon sa Mall of Asia Arena, first stop nila sa Asia. Sobra, namiss ko kayo. Si Peniel may mga pagkain Pinoy na gustong itry. Wanted to try chicken or pork adobo. Oh. I haven't had it yet, but I wanted to try halo halo. But, yes, halo halo is very good. But we just had that in the waiting room. Si Yeonshik naman, masaya ang experience tuwing bibisita sa Pilipinas dahil lagi raw siyang nakaka-encounter ng fellow Melody. Nakapunta na raw siya sa Cebu, Bohol, Apo Island at Mindoro. Masaya naman si Jungsub na muling makabalik at makapag-perform sa group after 7 years. Si Eunkwang nag-sample pa ng SB19 song na nagustuhan daw niya. Mama, kumusta natin na? Mensahe naman ni Minhyuk sa Filipino fans. Mahal ko kayo! Dumagundong naman ang Araneta Coliseum sa sigawan ng fellow Iconics sa limited concert tour ng Icon K-pop group. Ang Pilipinas ang kanilang last stop. Matagal pa yung sunod nito, so nagiging emotional lang. Matagal. 1 year din. Sana bumalik kayo agad and sana maging healthy kayo. Tapos lagi na kaming nakasuporta sa inyo. Mag-enlist na po kasi yung ilang members, sila Bobby at saka si Chano. So, mag-aantay kami ng ilang taon uli bago mabuo sila at makarating uli dito sa Pilipinas para mag-perform uli. Napakasaya! Nawala lahat ng problema. Kaya hindi namin pinapanagpas kasi party talaga parate. Ilang fans ang dinayo pa ang concert ng Icon tulad ng magkapatid na galing sa Pampanga. Siguro po yung hindi po sila complete ngayon. Wala po kasi si Gene Juan. Opo. Nasa military na po kasi si Gene Juan. Next year. Worth it naman po silang hintayin. Bago matapos ang concert, hinubad at hinagis ni DK ang suot niyang hoodie na swerte namang nakuha ni Abby. Napunit na! Super happy po kahit nagkasugat po ako kasi ang daming umagaw. Ayun o, may sugat. Pero worth it po. Thank you! Ito ang unang balita, Aubrey Carampel para sa GMA Integrated News. Samantala, Kilig Vibes ang hatid ni na Barbie Fortesa at David Licaco o Barda sa kanilang snowy photoshoot sa Canada. Sa Instagram post ng isang photo studio, oozing with chemistry ang Barda, suot ang kanilang winter outfits. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Alam ko, ano yun, kinigiliwan ng netizens ang bagong video na yan ni Kapuso actor Dennis Trillo. Sa kanyang TikTok video, nag-lip-sync ang aktor sa song cover ni Tom Rodriguez ng Raining in Manila. Si Dennis tila basang-basa habang suot ang blue long-sleeved shirt. Na-miss daw niya ang kanyang My Husband's Lover co-star at kaya naisipan niyang gumawa ng TikTok video. Cute, ha? Huh?
Mga Kapuso, ngayon pong Abril, mayroon tayong 10 palindrome days. Yan po yung babaliktarin mo man ang mga numero, walang magbabago. Mapapansin po yan sa April 20 hanggang April 29, parehong petsa pa rin ang mababasa pa forward man o backward. Halimbawa ito, 4-20-24, pag binasa mo pabaliktad, 4-20-24 pa rin. O, di ba? Pareho. So, sa buong 21st century po, mga Kapuso, ay ang 12 ang palindrome days. At una, noong October 2, 2001, at ang panghuli naman po ay sa September 2, 2019. Astig yung palindrome dates, ha? No, galing, galing! Great info. Samantala ito, grabe ang taas ng energy ng mga estudyante kanina sa first stop ng ating UH Campus Tour! Yup, yup, yup! Nagsimula na po ang pinakabagong inaabangan sa unang hirit po. Yan. Lilibot tayo sa iba't ibang mga campus kasama ang paborito niyo, mga performers and of course, artists kasama dyan. May bonus na surpresa pa yan, mga Kapusa. Kami ni Tita Susan kasama dyan. Diba mali nyo, biglang sumulpot yung dalawa. And this morning, ang bandang Grace Note Live na nagko-concert sa Besling College of the Philippines. Alright! 12 noon na po mapapanood ngayong araw ang It's Showtime sa GMA at sa GTV. May mensahe sa It's Showtime host Vice Ganda sa Madlang Kapuso. Thank you very much for welcoming us, Jimmy. Thank you very much sa lahat ng mga Kapuso for welcoming us, for giving us a chance, at sa mga Kapuso na nag-embrace sa amin ngayon. Ako po, sa amin na kami makakaya pa sasayahin namin dito. Iniwan namin na lubos at malunasan ang mga problema nyo. At least kahit sa sandaling panahon, maitakas namin kayo doon at malibang. Nitong Sabado, naganap ang plot twist ng dekada sa pag-ere ng pilot episode ng It's Showtime sa GMA. Isa sa uncaboggable surprises ang grand production number ni Vice Ganda habang nakaupo sa heart logo ng GMA sa tuktok ng GMA Network Center. Sinundan niya ng performance ni Vice with drag queens. Ang ikinamangha rin ng viewers ang spoken word poetry ni Vice na tumatalakay sa pangarap. Ataw rin ang ibang host sa kanilang performances. Talaga namang kompleto po sila gaya ni na Ann Curtis. Nandiyan din si Karil. Look at that! We also have Bong Navarro at si Jong Hilario. Highlight din ang buwis buhay na aerial act ni Kim Chu. Nakisaya rin ang Kapuso Stars sa karaoke segment. Tandem dyan, sina Sangre Pirena 2016 Glyza De Castro at OG Sangre Elena Karil. Kakalaban nila sina Sangre Elena 2016 Gabby Garcia with Teddy Corpus. Pinusuan din ng Encantadex ang 2-fee ng dalawang sangre. Si Sangre Danaya 2016 Sanya Lopez may impromptu dance number a la Sex Bomb. Si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D naman ang searcher sa Especially For You segment. Isa sa searchee si Sparkle Star Martin Javier. Sa huli, si searchee Attorney Oliver mula sa Cebu ang pinili ni Michelle na pinusuan ng Madlang People. Mamaya naman mapapanood sa Family Feud ang guesting ng It's Showtime host. Maglalaban ang Team Vice at Team Anne. Sino kaya magwawagi? Abangan yan, 5:35 p.m. dito sa GMA. Mainit ang panahon kagaya ngayon, ang ating balat madaling pagpawisan. Ang resulta, ang iba madali rin tuloy magka-pimples. Ang akala natin simpleng pimple, pwedeng mauwi sa trouble. Gaya na nangyari sa isang binatilyo sa Dumaguete City, na dahil tiniris niya ang tigyawat sa kanyang ilong, nag-agaw buhay. After 2 days, naligo siya. Accidentally nasagi yung ilong niya na may pimple na maliit pa nung una. Nung kinabukasan, lumaki siya, kinurot niya para lumabas daw yung dugo at saka yung nana. Pero hindi lang daw tigyawat ang namaga. Sumakit din pati ang kanyang ulo. Dahil wa-epekta ang ininom na painkiller ni Justin, dinala na siya ng kanyang inang si Mona Lisa sa ospital. Pero hindi pa man nakakarating ng emergency room. Sabi niya sa akin, may nahilo ako. Hanggang si Justin, biglang nag-seizure at hinimatay. Kasi pag tiniris mo yung tagyawat mo, especially along the danger zone, which is between the eyebrows and then corner of the lips, no? Yung sinasabi nilang triangle of death. When you spread infection through that triangle, it can easily get into the brain. Pwede kang mamatay dun. 30 minuto matapos siyang mag-seizure, si Justin na himasmasan.
First time ko naramdaman, bigla na lang akong nanginginig at bigla na lang akong nahimatay. Nagpapalakas na siya ngayon. Medyo maayos na yung paghinga ko at hindi na ako nakakaramdam ng sakit. Hindi na ako magkirot yung ulo ko sa sakit. May tamang paraan ng pagtanggal ng tigyawa. Hanggat maaari ipaubaya ito sa mga doktor at huwag ito basta-basang kalikutin. Dahil kapag ang tigyawat na impeksyon, pwede mong ikapahamak. Ahit na jackpot na agad! Mga kapuso, nanood lang kayo ng TV, may 5,000 pesos na kagad. O diba? Malapit nang mapasa kamay ninyo dahil mare-reveal na ang ating hot item of the day. Ang gagwapo naman ng firefighters natin dito. Pars Ivan, hit na jackpot na! Ito na! Kasing hot mo rin ba yan? Naman! Kung nahulaan nyo na kung ano yan, tawag na po, 0967-302-2871. 0967-302-2871. 5,000 pesos ang naghihintay sa inyo. Ayan o! Oh. Giveaway na giveaway! Ayan na! Oh, lulutang na yan! Magbabalik pa po unang hirip! Lahat talaga ng mga kailangan nating malaman, pwede nang makita sa social media, no? Pati nga mga dental advice at mga sagot sa ating dental problems, pwede mo nang i-ask sa doc sa TikTok. Sa pagbibigay ng impormasyon sa usaping ngipin, nakilala si Doc Shaggy. Wow, siya. Meron na siya ngayong 103.1K followers at 1.5 million likes sa TikTok. At bukod nga sa pagbibigay ng impormasyon, nakilala rin si Doc sa kanyang pagsasayaw! Yehe! Alika po, maupo muna tayo, Doc. Kami ba yung pasyente? Ayan. Tayo yung pasyente, Shai? Tayo yung pasyente. Okay. Okay. Assistant ako ni Doc. Okay. Doc Shaggy, balita ko mahilig talaga kayong... Ako pala, hindi ko pala balita. Balita ako, sarili ko. Mahilig po talaga akong kumain. Siyempre gusto ko rin tutukan yung... Siyempre gusto ko rin tutukan yung aking oral health. Buti na lang may mga creators na gaya mo para alam namin kung ano yung gagawin. Opo. Mm-hmm. Bakit nyo po naisipang dalin sa TikTok ang usapang ito? Bukod po sa gusto kong magpasaya, gusto ko din po makatulong sa mga tao para maging aware po sila sa ngipin nila, para mapangalagaan po nila yung mga ngipin nila. Ganun po. Thanks, Doc. Naamoy niyo po ba hininga ko ngayon, Doc? Mabango naman. Mabango. Pogi na, mabango pa. Thank you, Doc. Ano pong madalas na kinoconsult sa inyo ng mga followers niyo po, Doc? Opo. Karamihan naman ang mga pasyente pumupunta talaga po sa dental clinic pag may masakit na. Yun nga sinasabi ko, wag lang pumunta sa dental clinic pag may concern. Opo, kasi mas maganda habang maliit pa yung sira ng kanyang ngipin, maagapan na. Tama. Diba? Tama. Kasi actually ako ngayon, Shai, may impacted yung aking molar. So, tinitiis ko siya. Uy, wag lang. Yan ang sabi. Wag titiisin. Kasi nalaman ko lang kayo, Doc. Opo. Ito, nahaluan nyo po ng sayaw, Doc, yung mga binibigay nyo consultations. No? Pwede mo maki-short call up sa inyo? Ayun o. Yan nga ako yung sinasabi ko. Sige, kasama pala ako. Kasama tayo dyan. Okay. Cue music, please. Music, please. Ay, favorite tag sa atin. Ito, Oral Health Month, kaya gusto rin sana namin talagang mag-consult. Itong mga kapuso din natin, ako pwede po ba? Yes po, pwede po. Ito, Doc, pag sumakit at namagana ang ngipin, ano ang pwedeng gawin? Yes, yan ang layong sinasabi na habang maaga pa, kailangan ng agapan. Kasi prevention is cheaper than cure. Opo, yun nga po. Pag masakit na po yung ating ngipin, hindi na kasi siya pwedeng pastahan. Mm-hmm. So, root canal or bunot na lang siya. Mm-hmm. Kung sakaling nasa bahay po tayo, pwede po tayong mag-take ng gamot na over-the-counter na pain reliever. Mm-hmm. Pero sabi ko, pansamantala lang po yun. Mas mainam na pumunta pa rin, nagpakonsulta sa dentista. Tsaka para ma-address doon, yes, kung makita kung ano yung nagkakos ng sakit. Opo, tama. Ganun po. Doc Shaggy, okay ba raw gumamit ng toothpaste with baking soda? Okay. Para sa akin, hindi ako fan ng mga products po na ganyan. Okay. Kasi alam po natin,
na ang baking soda ay may abrasive property. Mm-hmm. Madalas pinanglilinis po yan ng correct. Tiles. Correct. Oo, napapanood ko yan sa ating mga ngipin? Hindi, kaya syempre. Kaya it's a no-no-no. Mm-hmm. Di ba? So ayun po, may abrasive property siya, kaya nagagasgas po yung ating ngipin na magkukos po ng pangingilo sa ating ngipin. Oh, Dok, ano masasabi mo sa DIY braces na nauuso? Kung sa akin, pabor joke. Kasi pag nasira yung ngipin nila, sa akin pa rin pupunta. Pero wag nating tangkilikin kasi hindi po yun maganda. Oo, kasi kailangan pinag-aaralan yan. Yes po, ilang taon po kaming nag-aral, tapos sila instant dentist agad. Tama. Tsaka yung sa baking soda, ang para sa ngipin ay para sa ngipin. Yes po. Tama po. Ito naman, Doc. Yes. Okay po bang mag-mouthwash na lang at hindi na mag-toothbrush? Oh, it's a no-no-no again. No. Pag-toothbrush nga po, di ba, hindi sapat. Mouthwash pa kaya? Tama. Di ba po? Yes. It's a no-no-no po yun. Okay. Paano Doc pag ano, sobrang late ka na mouthwash na lang meron? Pwede na yun? Time management kasi. Okay. Hindi po. Okay. Ito na, Doc. Yes. Dapat bang magsipilyo agad after kumain? Ayun lang gusto kumain. Kasi right after. Po. Yes. It's a no-no-no po again. Oh. Bakit po? Kasi once po na kumakain po tayo, nagiging acidic po. O hindi po normal yung pH level sa ating bunganga. Okay. Nagiging acidic po siya. So pag acidic po ang ating bunganga, yung enamel part ng ating ngipin, which is itong puti po, nagiging malambot po siya. Once po na nag-toothbrush tayo agad dahil acidic yung ating ngipin, nagagaskas po siya. Nasisira po siya yung enamel part natin. Once na nasira po yung enamel, yun yung part ng ating katawan na hindi na po nag-release.